Nagising na lamang si Poppy sa lapis na kirot ng kanyang ulo. Napahawak siya rito at ramdam na ramdam pa niyang panunuyo ng kanyang lalamunan dahil sa dami ng ininom niya kagabi. Dahan-dahang iniangat ni Poppy ang kanyang paningin at halos hindi siya makahinga nang makitang hubot-hubad na siya at walang ibang nakabalot sa katawan kundi isang manipis sa puting kumot. Napalingon si Poppy sa kanyang paligid at namataan niyang nasa isang hotel room siya ng mga sandaling yon. Agad niyang sinipat ang kanyang tabi at doon niya namalayan nakasama niya sa kama ang isang estranjerong lalaki na nalapitan kagabi. Kung ano-ano ng ideyang pumasok sa isipan ni Poppy at marahil ay sinamantala ng lalaki ang kanyang kahinaan dahil binayaran nito ang kanyang bill sa club. Nanikip ang dibdib ni Poppy. Hindi niya lubusang matanggap na mawawala lamang ang kanyang pagkaberhen sa halagang 80,000 pesos. Hindi siya pakawalang babae. Pasaway siguro, oo. Kaya naman labis ang galit na nararamdaman niya ngayon. Dahil sa pagikbi ni Poppy ay nagising ang lalaki. Kunot na uwi ito at nang mamata ang umiiyak ang babae sa kanyang tabi. Hey! Bulong ng lalaki. Agad na pumaibabaw si Poppy sa lalaki. Ngingisip pa sana ang lalaki ngunit agad itong napalitan ng kaba na mapagtanto niya ang ginawa ni Poppy. Nakuha na pala ni Poppy ang kanyang tinatagong pocket knife sa kanyang sling bag. At ngayon ay nakatutok na ito sa leeg ng lalaki. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Malakas na tugtog ang sumalubong kay Poppy na makapasok siya sa club. Baliwala ang mga malalagkit na mata na katingin sa kanya, pati na rin ang mga inggiterang babae na tinatarayan pa siya dahil nga sa lalaking wagas kung lumawa ang mga mata sa kanya. Hapit at isang maikling dress ang suot. Ilang alahas ang meron siya. At may napakagandang pagkakakolorete sa mukha. Kung tutuusin na hindi naman ganong kabonggang itsura ni Poppy sa mga sandaling yon, subalit sapat na para umikot ang mga ulo ng mga nasa club. Wala nang pakialam si Poppy sa lahat. Ang nais lamang niya ngayong gabi ay makapag-unwind at pumarty. Tuluyan naman na siyang itinakwil ng kanyang ama at napagdesisyonan na rin niyang lumayas na lamang na Maynila at magpunta na sa probinsya ng kanyang yumaong ina. Hindi siya sigurado kung anong nadadatnan niya sa oras na magpunta siya sa probinsya. Wala siyang kaalam-alam sa buhay ng mag-isa pero bahala na. Ayon sa kanyang isip-isip, hindi hamak na mas gugustuhin naman niyang mabuhay na mag-isa kaysa manatili sa poder ng kanyang napakasamang ama. Dumiretso na si Poppy sa club. At dahil sa angking ganda, agad siyang in-entertain ang bartender na naroon. Umorder na si Poppy at nang makuha ang mga gustong shots ay dire-diretso niyang tinungga iyon. Aba, miss! Kung may problema kayo, pa pwede naman nating pag-usapan yan. Hinay-hinay lang sa alak. Nakangising wika sa kanya ng bartender. Umirap si Poppy. Pwede ba? I'm not talking to you. You're not worthy of my attention. Bartender ka lang. Mataray na wika ni Poppy. Kaya naman nakaramdam ng paglubong ng pride ang bartender at sinenyasan ng kapwa niya na siya na lamang mag-entertain kay Poppy. Tch! Stupid man. Inis na bulong ni Poppy sa kanyang sarili. Wala siyang ibang gusto ngayon kundi ang uminom. Magpakalasing at makalimot kahit sandali man lamang. Wala rin siyang intensyon na makipag-fling sa mga lalaki at umuwi kasama ng mga ito. Patuloy lamang sa pag-order si Poppy, hanggang sa hindi na niya mabilang kung nakailang shots at glasses na ba siya ng alak. Nagsimula na rin umikot ang kanyang mga paningin. Nakaramdam na ng hilo at paninikip ng dibdib. Pero baliwala pa rin sa kanya ang lahat. Sa wari ni Poppy ay hindi siya titigil sa pag-inom hanggat hindi siya tuluyang nabablackout. Kaya naman halos magbulungan na rin ang ibang bartender kung pagbibigyan pa ba nila si Poppy dahil kulang na lang ay mapuno na ang kanyang mesa sa napakaraming shot glasses na naroon. Nang mapansin ni Poppy ang pag-hesitate ng mga bartender ay kamuntik-muntikan pa nga siyang gumawa ng eksena. Excuse me, ano ba? I'm going to pay. Anong klaseng customer service ba to? Where the hell is your manager? Reklamo ni Poppy habang tumataas na rin ang boses. Nagpunta siya sa club na yon para magpalamig ng ulo at hindi para pagkaitan pa ng mga bartender, gayong kayang-kaya rin naman niyang bilhin ang mismong club na pinagtatrabahuhan ng mga ito.
Kaagad namang sumunod ang bartender at ibinigay ng hinihingi ni Poppy. Mahal din kasi ang mga inumin na yon at mataas pa ang alcohol level kaya kapansin-pansin na rin na talagang tinatamaan na si Poppy. Gayunpaman ay umorder pa rin si Poppy ng kung ano-anong cocktails. Hanggang sa hindi niya na namalaya ng mga nangyari sa paligid. Umiikot na rin ang tuluyan ng kanyang paningin. "I will pay!" Hiyaw ni Poppy sabay labas ng kanyang credit card at abot noon sa bartender. Kinuha naman niyo ng bartender tsaka inabot sa cashier na nasa kabilang gilid lamang ng bar. Halos maisubsob na ni Poppy ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa dahil sa sobrang bigat nito. Hindi niya na nakontrol pa ang kanyang sarili at talaga namang nasobrahan siya sa pag-inom ngayong gabi. Maya-maya lamang ay bumalik na rin ang bartender. "Excuse me, ma'am. Credit card declined po." Natigilan bigla si Poppy. Paano madedecline ang kanyang card eh? Kailanman ay hindi pa nangyari sa kanya yun. Sanay siyang waldasin ang pera sa kakaswipe ng credit card dahil hindi naman naging issue sa kanyang pera simula nung bata pa siya. Hanggang sa napasapo na lamang siya sa kanyang noon na mapagtantong marahil, ay pinutol na ng kanyang ama ang pagsusustento sa kanya sa mga credit cards. "Shoot!" Wika ni Poppy sa kanyang sarili dahil doon, paano na siya ngayon? Labis na ang takot na kanyang nararamdaman, lalo na nung ulitin ng bartender ang sinabi nito. "Ma'am, declined po. Magbabayad po ba kayo ng cash?" Pag-uulit pa ng bartender. Nakaramdam naman ng panlalamig si Poppy at halos magpalingaling pa sa kanyang paligid. Natila ba humahanap ng saklolo? Kung hindi kasi siya makakabayad sa mga inumin niya ngayong gabi, ay tiyak na pagbabayaran niya iyon sa ibang paraan. Hanggang sa mapatingin si Poppy sa kanyang gilid. Merong isang lalaking nakasuot ng itim. Tahimik lamang ito pero mukhang mayaman at merong malaking binatbat. Nakaramdam ng kaba si Poppy. Halo-halo na nga ang kanyang nararamdaman dahil mas lalo lamang lumalakas ang pintig ng kanyang ulo dahil sa labis sa kalasingan. "Why are you looking at me like that?" Tanong ng estrangherong lalaki sa malalim at otoresadong boses nito. Hindi sigurado si Poppy kung paano siya titingin sa lalaki sa mga sandaling yon. Pero sinamantala na lamang niyang pagkakataon. Hindi na nga niya alam ang kanyang ginagawa. Hanggang sa mamalaya na lamang niya na nakatayo na siya at lumayo na sa club. Habang hawak-hawak ng lalaki ang kanyang kamay. Binayaran ng estrangherong lalaki ang bill ni Poppy sa club. At tsaka ito dinala sa isang hotel room. Malaking pera din ang 80,000 pesos na ibinayad niya para lang sa isang babae na hindi naman niya kilala. Kaya sapat lang siguro kung meron naman siyang makuhang kapalit nito. Malabo na ang lahat para kay Poppy. Hindi siya sigurado sa mga nangyayari pero alam niyang unti-unti na siyang natatalo ng lakas ng lalaking kasama niya. Hanggang sa kinabukasan ay nagising na lamang si Poppy sa labis na kirot ng kanyang ulo. Napahawak siya rito at ramdam na ramdam pa niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan dahil sa dami ng ininom niya kagabi. Dahan-dahang iniangat ni Poppy ang kanyang paningin at halos hindi siya makahinga nang makitang hubot-hubad siya at walang iba na kabalot sa katawan kundi isang manipis na puting kumot. Napalingon si Poppy sa kanyang paligid at namataan niya na nasa isang hotel room siya ng mga sandaling yun. Agad niyang sinipat ang kanyang tabi at doon niya namalayan na kasama niya sa kama ang estrangherong lalaki na nalapitan kagabi. Kung ano-ano ng ideya ang pumasok sa isipan ni Poppy. At marahil ay sinamantala ng lalaki ang kanyang kahinaan dahil nga binayaran nito ang kanyang bill sa club. Nanikipagdibdib ni Poppy. Hindi niya lubusang matanggap na mawawala lamang ang kanyang pagkabirhen sa halagang 80,000 pesos. Hindi siya pakawalang babae. Pasaway siguro, oo. Kaya naman labis ang galit na nararamdaman niya ngayon. At dahil sa pagigbi ni Poppy ay nagising ang lalaki. Kunot na upa ito nang mamataang umiiyak ang babae sa kanyang tabi. "Hey!" Bulong ng lalaki. Agad namang pumaibabaw si Poppy sa lalaki. Ngingisi pa sana ang lalaki ngunit agad itong napalitan ng kaba nang mapagtanto niya ang ginawa ni Poppy. Nakuha na pala ni Poppy ang kanyang tinatagong pocket knife sa kanyang sling bag at ngayon ay nakatutok na ito sa leeg ng lalaki. "Where are you going?" Seryosong tanong ni Gilbert na makita si Poppy na bihis na takmang lalabas na ng kanilang mansyon. Umaga pa lamang at kung tutuusin ay hindi dapat ganitong itsura ni Poppy ngayon.
I'm going to a shoot. And why do you even care? Balik na tanong naman ni Poppy sa kanyang ama. Pagbagsak na ibinaba ng kanyang ama ang dyaryong binabasa nito at sinamaan siya ng tingin. Sinasagot mo ba ako, Poppy? Mahigpit na wika ng kanyang ama. Hindi na lamang umimik si Poppy dahil tiyak na hahaba na naman ang diskusyon. Sa katunayan nga, kahit hindi siya umimik ay tiyak na marami na namang masasabing masama ang kanyang ama ukol sa kanya. For goodness sake, Poppy! 23 anyos ka na! Nagkolehiyo ka naman, hindi ba? Anong silbi ng business degree mo sa Ateneo kung hindi ka naman tutulong sa pagpapalaki ng kumpanya ko? Ipinapahiya mo ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na nagpalaki ako ng pakawalang anak? Bahagyang natawa si Poppy. Hindi naman ganito kasama ang kanyang ama. Pero labis itong nagbago mula nung mawala ang kanyang mom dahil sa cancer. 6 na taon na nakalipas. Really, Dad? Pakawala? Nagmamodel lang ako, Dad. I'm just living my dream. And what I wanted to do in the first place. May napakinabangan ako sa business degree ko because my job is a business. Matapang na sagot naman ni Poppy. Wala ka mapapala sa modeling na yan. Poppy, hindi ka uunlad riyan. Para ka lang nagpokpok dahil inilalako mo ang sarili mo sa mga tao. Ayan ba talaga ang gusto mong mangyari? Baka wala ka talaga. Wala ka mararating. Galit na tugon ni Gilbert sa kanyang anak. Naipaiwas na lamang ng tingin si Poppy. Kahit anong gawin niya, may tula bang walang tama sa mga mata ng kanyang ama. I'm running late, Dad. Kung hindi ka pa tapos na pagalitan ako, pwede bang mamaya na lang? Wika ni Poppy, sabay dire-diretso ang labas ng mansyon at pahatid sa driver patungo sa kanilang shooting location. Poppy! Hiyo pa ni Gilbert sabalit hindi na siya pinansin ni Poppy at tuluyan na umalis. Napasapo na lamang si Gilbert sa kanyang noo at napahawak sa naninikip na dibdib. Ayaw niya lang naman na mapahamak at mapariwara ang anak. Nag-iisang anak niya lamang si Poppy kaya nais niyang maibigay ang mas makakabuti rito. Hindi sa modeling matatagpuan ni Poppy ang kasiyahan dahil delikadong larangan niyon. Kumpara sa kanilang negosyo na established na at nasa maayos ng kalagayan na. Ang ama ni Poppy ang nagmamay-ari ng ilan sa malalaking hotel, resorts, and casino sa bansa. Bago rin mawala ang kanyang ina ay nasa kanya rin ipinamana ang malalaking franchise na to. Umikot na ang buong buhay ni Poppy sa negosyo. Hindi na nga rin niya nagawang ma-enjoy ang kanyang college life dahil kasabay ng kanyang pag-aaral ay inasikaso rin niyang negosyo ng kanyang namayapang ina. Kaya naman nung graduate si Poppy ay napagdesisyonan niyang tama na iyon at oras na para gawin ang kanyang sadyang pangarap na maging isang sikat na fashion at runway model. Maganda naman kasi si Poppy. Matangkad pa ito. At lahat ng model features ay meron siya. Subalit hindi pa rin napapatinag si Gilbert at patuloy pa rin sa pagpilit kay Poppy na mag-focus na lamang siya sa negosyo nila kesa kung ano-anong bagay ang tupagin nito. Nag-iisang anak lamang si Poppy kaya siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng mga Cortez. Bagay na kahit anong pilit ipaunawa ni Gilbert ay para bang hindi talaga matanggap ni Poppy. Walang hilig si Poppy sa negosyo. Napipilitan lamang siya dahil kung hindi niya gagawin yon ay lalo lamang sasama ang loob sa kanya ng kanyang ama. Subalit ayaw naman niyang ipagpatuloy na gawin ang isang bagay na hindi naman makakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. Nagpatuloy lamang sa ganoong eksena si Poppy. Aalis siya ng mansyon para magtungo sa kanyang modeling gigs nang meron pang galit mula sa kanyang ama. At uuwi at babalik din siya ng mansyon na may maririnig ng mga sumbat at sermon sa hindi na mabilang na pagkakataon. Sa katunayan, nais sana ni Poppy na bumukod ng tirahan. Total, meron naman na siyang perang kinikita mula sa kanyang pagmamodel. Kayang-kaya niya nang umupa ng kondo at suportahan ang kanyang sarili. Ang kaso lamang ay inaalala rin ni Poppy ang magiging kalagayan ng kanyang ama. Kahit pa kasi stricto at mahigpit ito, ay siya pa rin ang ama ni Poppy. Meron ding alta presyon si Gilbert at wala na rin naman ang asawa nito na siyang ina ni Poppy. Kaya talagang hindi magagawang iwan ni Poppy ang ama, kahit pa masama ang trato nito sa kanya. Mabait naman na anak si Poppy kung maituturing. Kaso sa kagustuhan na makawala sa kahigpitan ng kanyang ama, ay kung ano-anong uri na ng pagre-rebelde pa ang ginagawa ni Poppy. Miss Poppy, your phone's ringing.
Wika ng makeup artist ni Poppy sabay turo sa kanyang telepono. Tumatawag ang boyfriend ni Poppy sa kanya dahil nag-i-expect ito na magla-lunch silang dalawa ngayon. Bagay na wala naman talaga sa plano ni Poppy. Never mind that. Tugon naman ni Poppy sabay kuha na lamang sa telepono at patay. Pagkatapos ay oras na para sa photoshoot ni Poppy. Dahil sadyang napakaganda na talaga ni Poppy, kahit pa anong anggulo nito ay talaga namang napaka-perpekto ng pagkakakuha. Sa sobrang kinis pa nga ni Poppy ay hindi na kailangan pa ng napakaraming post-editing sa kanyang mga larawan. Pak, you're so beautiful, dear. Pwede na agad i-publish to at ipa-billboard. Papuri sa kanya ng kanyang direktor ng photoshoot. Ngumiti na lamang si Poppy. Hanggang sa matapos na ang shoot at maya-maya pa habang siya inaayusan, ay biglang lumapit ang isa pang lalaking modelo na kanina pa nakatingin sa kanya. Care for coffee? Uwi ka ng gwapong lalaki, sabay abot ng isang iced coffee kay Poppy. Kalaki pang donut sa binili nito. Thanks. Nakangiting tugon naman ni Poppy. Hindi talaga siya kumakain ng donuts, pero tinanggap na lamang niya iyon. I care for dinner later? Alok pa ng lalaki. Natawa naman si Poppy. Yeah, sure. I have no plans. Then it's a date. Nakangiting pahabol pa ng lalaki bago ito lumayo dahil siya naman ang kukuhanan ng litrato. Sikat na modelo rin iyon. Pero wala namang interes si Poppy na alamin pa ang pangalan nito. At dito nagtatapos ang unang kabanata. You know what? I've had enough of you, Poppy. From now on, hindi ka na uuwi sa bahay na to. I don't care kung saan ka magpunta. But don't you ever dare to return to this mansion. Dahil napakabastos mong anak. Care for dinner later? Alok pa ng lalaki. Natawa naman si Poppy. Yeah, sure. I have no plans. Then it's a date. Nakangiting pahabol pa ng lalaki bago ito lumayo dahil siya naman ang kukuhanan ng litrato. Sikat na modelo rin iyon. Pero wala namang interes si Poppy na alamin pa ang pangalan nito. Miss Poppy, natawag nga sa iyong boyfriend mo kanina pa. Break na ba kayo? Nagtatakang tanong naman ang makeup artist ni Poppy habang siya naman ay inaayusang muli. Nagkibit-balikat lamang si Poppy. Nako, Miss Poppy ah! Ikaw na yan! Wika ng makeup artist ni Poppy na pailing-iling na lamang dahil sa sinabi at ginawa ni Poppy. Halos mapairap na lamang si Poppy sa kanyang narinig. Wala namang kinalaman ng kahit na sino sa personal niyang buhay. Isa pa, sapat na mga sermon at pangaral na naririnig niya mula kay Gilbert. Hindi niya na kailangan ng iba pa mga tao na pupuna sa bawat kilos niya. Napakahaba pa ng naging araw ni Poppy. Meron pa siyang iilang events na dinaluhan ngayong araw kaya naman labis-labis ang kanyang pagod. Umuwi na lamang siya ng mansyon at laking pasasalamat na lamang nang hindi madatnan si Gilbert dito. Wala na siyang energy na makipagtalo pa sa kanyang ama dahil siguradong kung ano-ano na naman ang mapupuna nito sa kanya. Maya-maya pa ay nakaramdam bigla ng lungkot si Poppy sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napatingin siya sa kanyang kalendaryo at doon na lamang napagtanto na death anniversary pala ng kanyang ina ngayon. Napayuko si Poppy. Nakaramdam ng kaunting paninikip ng dibdib. At hindi na namalaya na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. I miss you so much, Mom. Ani ni Poppy sa kanyang sarili habang yakap-yakap ang una na dating pagmamay-ari ng kanyang ina. If only you were here, Dad wouldn't be so hard on me. Dagdag pa ni Poppy. Alam niyang nais lamang ni Gilbert ang makakabuti sa kanya. Subalit malaki naman na siya at kaya nang gumawa ng mga sariling desisyon. Bagay na hindi niya lubos maintindihan kung bakit hindi iyon nauunawaan ng kanyang ama. Itinulog na lamang ni Poppy ang lungkot na nararamdaman at umaasa na sana bukas ay mas magiging maayos ang disposisyon nilang mag-ama. Hindi ka na naman nahiya? Kung ano-anong kahihiyan ang dinala mo sa bahay na to? Naguhurumentadong hiyaw ni Gilbert kay Poppy at ibinato sa kanyang harapan ang telepono naglalaman ng isang news article tukol kay Poppy. Pokpok ka ba? Ha? Wala ka na ba talagang delikadesa? Gigil na wika pa ni Gilbert. Dad, please, let me explain.
Explain? Ilang beses na kitang pinagbibigyan, Poppy. Hinayaan na kita riyan sa pesting modeling na yan. Pero hindi ka na nahiya. Tumatalong ka sa bawat lalaki. Ang iba'y anak pa ng mga business partners ko. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Na nagpapalaki ako ng pariwarang anak? Iyon ba ang gusto mo, ha? Nakaramdam naman ng pag-iinit sa gilid ng mata si Poppy. Wala talaga siyang interes sa pag-ibig. Nagkataon lang na ang mga lalaking nakakasama niya ay nakakatulong na makapawi sa kalangkutan at pangunguli lang kanyang nararamdaman. Hindi naman niya kasalanan na masyadong umaasa ang mga ito na meron talagang interes si Poppy sa kanila. At hindi rin naman niya sinasadya na ang mga lalaking nakakasama niya ay anak pala ng kasosyo ni Gilbert sa negosyo. Punong-puno na ako sa iyo, Poppy. Masyado mo na akong ginagalit. Lagi naman kitang ginagalit na, di ba? You never fail to remind me how much of a loser I am and how much of a disappointment I am to you. Malaki na ako, Dad. If I want to be messy with my life, then I can. Buti sana kung sa kagustuhan mong makapariwara ay hindi ako madadamay. Di ka nga talaga nag-iisip ng maayos dahil puro kakalandian. Wala ka nang hiya, wala ka pang utak. Napangisi si Poppy. Sa dinami-dami ba naman ng masasakit na salitang isinumbat sa kanya ng kanyang ama, may stubla bang wala ng epekto ang mga ito sa kanya? Manhid na siya sa mga ito kung tutuusin. You know what? I had enough of you, Poppy. From now on, hindi ka na uuwi sa bahay na to. And I don't care kung saan ka magpunta. But don't you ever dare return to this mansion. Dahil napakabastos mo, anak. Nagulat bigla si Poppy. Alam niya namang darating din ang panahong to. Pero masakit din pala kapag mismo ang ama mo na ang magtatakwil sa'yo. Is this what you really want, Dad? Puno ng panghihinang tanong pa ni Poppy. Nakaramdam naman ang paninikip ng dibdib si Gilbert. Pero iyon lang ang tanging paraan upang mabigyan ng leksyon ng kanyang anak. Bahala ka na sa buhay mo. Like you said, you're all grown up. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ka aabot. Wika ni Gilbert bago tuluyang tinalikuran ang kanyang anak. Bumuhos sa mga luha ni Poppy. Hindi niya talaga sukat akalain na magagawa siyang itakwil ng kanyang ama. Gayong ang nais lamang naman niya ay ang mapabigyan ng gusto niyang gawin sa buhay. What the hell are you doing? Nagtatakang tanong ng estrangherong lalaki kay Poppy habang nakapaibabaw ang dalaga sa kanya. Hindi nito alintana ang matulis na kutsilyo na katutok sa kanyang leeg. Sa katunayan nga ay namamangha pa siya sa taglay na karisma tapang ni Poppy. Hindi lamang niya maunawaan kung bakit biglang nagkaganon si Poppy gayong siya naman mismo ang nagaya na magtungo sila sa hotel at magsiping. Dala na marahil ng lapis na kalasingan pero sigurado naman ang lalaki na hindi niya pinagsasamantalahan si Poppy dahil purely consensual naman ang namamagitan sa kanilang dalawa kagabi. Kay Poppy pa mismo nang galing na kabayaran iyon sa pagsalu niya sa mga nainom na alak ng dalaga sa club. You bastard! Wika ni Poppy. Napangisi naman ang estraherong lalaki. Ngayon lamang niya nakita nang malapitan si Poppy. At hindi naman niya maitatangging ubod ng kagandahan ng dalaga. Sa katunayan ay planado na rin naman kasi ang lahat. Kilala ng estrangherong lalaki si Poppy. At hindi rin kasi siya basta-bastang estranghero lamang. Siya si Javier, ang anak ng isa sa mga matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Gilbert. Hindi siya kilala ni Poppy dahil wala namang interes sa negosyo ang dalaga. Pero, nakiusap sa kanyang ama ni Poppy na kung maaari, ay bantayan niya ang dalaga. Lingid sa kaalaman ni Poppy ay pinagkasundo na silang dalawa ng kanyang ama at ng ama ni Javier. Wala rin talagang interes si Javier na ikasal sa kung kanino lang. Lalo na kung hindi naman niya kilala ito. Pero nakiusap si Gilbert sa kanya na kung maaari nga, ay siya na muna ang magbantay kay Poppy dahil hindi niya na kinakaya ang konsumasyon nito. Inatasan na rin siya ng kanyang ama na sundin na lamang ang pakiusap ni Gilbert dahil kahit papaano ay maganda naman ang takbo ng kanilang negosyo. Nais lang din naman talagang bantayan ni Javier si Poppy. Pero hindi naman niya inaakalang hahantong din sila sa hotel at merong mangyayari sa kanilang dalawa.
Lalong nanikip ang dibdib ni Poppy. Bahagya namang ng hina ang pagkakahawak ni Poppy sa kutsilyo. Dahilan upang lalo lamang mapangisi si Javier. Walang kaide-ideya si Poppy na ang estrangherong lalaki na kanyang pinaiibabawan ay nautusan na pala ng kanyang ama. Halo-halo ang nararamdaman ni Poppy. Kaya wala sa sariling naidiin niya ang kutsilyo sa leeg ni Javier. Dahilan upang sumirit ng bahagyang dugo mula rito. Hindi pa rin kumibuo si Javier. Walang salitang lumabas sa bibig nito kahit nakakaramdam na ng hapde. Interesado siyang malaman kung anong susunod na gagawin ng dalaga. Nakaramdam ng inis si Poppy sa tuwing makikita niya nakangisi si Javier. Pero nung makaramdam siya ng pintig ng ulo at maalala ang lahat ng nangyari kagabi, ay dahan-dahan siyang natauhan. Napagtanto bigla ni Poppy ang kasalukuyan niyang ginagawa. Kaya naman agad niyang inilayo ang hawak na kutsilyo. Nagmamadali siyang tumayo. Mabilis ang nagbihis at halos hindi magkamayo sa pagtakbo papalabas ng hotel. Naiwan naman si Javier na nakakunot ang noo habang labis-labis ang pagtataka ng dahil sa nangyari. Natuloy si Poppy sa pag-alis sa Maynila. Sinabi ng kanyang ama na bahala na ito sa kung saan man niya naisisig magpunta. Wala naman talaga siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay ng kanyang yumaong ina sa probinsya. Tanging caretaker na lamang ang nakatira doon. At ilang taon na rin mula nang huling magtungo si Poppy rito. Kaya namang ganun na lamang ang panibago niya nang siya'y makarating sa probinsya sa wakas. Wala siyang ibang dala kundi ang sarili at iilang mga gamit na nakuha mula sa bahay. Nagdesisyon din siyang i-deactivate muna ang lahat ng kanyang social media accounts. Wala siyang sinabihan na kahit sino na bigla siya mawawala sa spotlight. Nais na muna ni Poppy ng kaunting kapayapaan. At baka kapag naimasmasan na siya, ay magiging okay na rin lahat kahit papaano. Nais na rin niyang kalimutan ng estrangherong lalaki na kanyang nakasama noong isang gabi. Masyadong nakakahiya ang mga naging pangyayari. Kaya kung maaari sana, ay ayaw niya nang makita ang lalaki kahit kailan. Lingit sa kaalaman ni Poppy ay nararamdaman na rin ni Gilbert na wala naman ang ibang pupuntahan ng anak kung hindi ang probinsya na lamang ng kanyang yumaong asawa. Kaya naman ay siniguro niya na kahit pamalayo sa kanya si Poppy, ay tiyak na magiging okay pa rin ito. Kaya naman laking gulat ni Poppy na makita ang handa ng lahat ng kanyang pangangailangan doon. Wala naman akong sinabing pupunta ako rito. Nagtatakang tanong ni Poppy kay Manang Racing, ang dating tagapangalaga niya na siya nagsilbi na rin caretaker ng kanilang bahay sa probinsya. Pagpasensyahan mo na ako ha. Eh, sa tagal ninyong hindi nagpupunta rito, para bang nasanay na lang ako na laging maganda. Para kung sakaling maisipan ninyong dumalaw, ay nakahanda na ang lahat ng kailangan ninyo. Pagdadahilan pa ni Manang Racing. Kahit pa ang totoo, ay sinabihan at binilina na talaga siya ng ama ni Poppy. Napatango na lamang si Poppy. Kung sa bagay, maliit na bagay lang naman ang paghahanda na ginawa ni Manang Racing. Mabuti na rin at kahit papaano ay nababantayan pa rin ang bahay ng kanyang yumaong ina. Isa na lamang din kasi ito sa iilang mga naiwang alaala ng kanyang ina. Nag-aayos lamang si Poppy at pumasok na sa kanyang dating kwarto. Hindi niya maiwasang malungkot dahil puno iyon ng kanyang childhood memories. Madalas kasi silang magbakasyon sa probinsya sa tuwing summer break niya sa eskwelahan. Napakaraming alaala ng kahapon ang naroon sa munting tahanang iyon. Kung nag-aalala ka sa mga damit mo, ay sigurado ako kakasya sa'yo ang mga dating damit ni Lucia. May mga libro rin siya riyan kung gusto mong basahin. Kung gusto mo naman ng internet, ay meron din dito doon sa kapitbahay. Pwede naman tayong kumonekta roon. Bilin pa ni Manang Racing habang kumakain sila ng hapunan ni Poppy. Sinadya nitong magluto ng mga putahe na paborito ni Poppy mula pa noong bata ito. Ay, Manang, ayoko po muna mag-internet. Masyadong nakaka-stress. Mabuti pong makapag-unwind muna ako. Masyadong magulo sa Maynila eh. Tugon naman ni Poppy sa matanda. Ay, nako, sinabi mo pa. Kaya rin naman talaga ako umalis sa Maynila bukod sa pagiging caretaker ko rito, ay matanda na ako. At masama na sa akin ang grabing usok at ingay. Napangiti naman si Poppy at hinawakan ang kamay na matanda. I miss you, Manang. Thanks for everything that you do to keep Mom's house clean and, I guess, still standing? Hi, anak. Sigurado ako kung nasan man ang nanay mo. Proud na proud yan sa lahat na nagawa mo.
at miss na miss ka na rin niya. Sayang nga kung kailan naman bumalik ka rito, ay wala na siya. Malungkot na umiti si Poppy. Hindi niya sukat akalain na mas makakaramdam pala siya ng pangungulila rito sa probinsya. Pero, mainam na rin yon. Dahil kahit papaano, miss tulang nararamdaman naman niya ang presensya ng kanyang ina. Dahil walang ibang mapagkakaabalahan ay nagdesisyon si Poppy na tumulong na lamang kinamanang Rasing at sa iba pang mga kapitbahay sa gawain sa probinsya. Merong malawak na bakuran at lupang sakahan si na Poppy at pinapagamit na lamang sa mga naninirahan doon. Meron silang mga alagang iba't ibang klase ng hayop. At ninibago pa nga si Poppy dahil hindi na siya sanay na mag-alaga ng mga ganoon. Nako, ang laki-laki mo na, Poppy. Parang dati lang ay bata ka pa't ang liit-liit mo. Takbo ka ng takbo rito, naaalala mo pa ba? Bati ni Mang Felipe, isa sa mga matatandang kinalakihan ni Poppy noon. Ay, manang-mana talaga yan kay Lucia. Pareho silang makulit. Bati pa ng isa. Napangiti naman si Poppy kahit papakiramdam niya ay wala siyang pamilya ngayon dahil nga itinakwil siya ng kanyang ama. Kahit papaano naman ay ramdam na ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Dahil kasama naman niya ang mga matatandang kinalikahan din ng kanyang ina noon. Hindi na sanay yan ano? Walang ganito sa mga gated subdivision sa Maynila. Natatawang bati nila kay Poppy habang hawak-hawak ang isang manok. Anak, ayos lang naman kahit hindi mo nalinisin yan. Tumulong na lamang si Poppy sa kanila sa pagbubunot ng damo. Habang abala mga matatanda sa pag-aayos ng mga naaning gulay, ay mistula bang hindi ito makatiis sa mga kalat. Naglakas loob si Poppy na kunin ang dustpan at ang walis-ting-ting, pati na ang timba ng tubig, at nagtungo sa kulungan ng mga manok. Nahiya naman kasi siya kung sinama ng Rasing pa ang gagawa noon kayong hindi na nga magawang tumayo ng tuwid ng matanda. Pikit matang nilinis ni Poppy ang kulungan. Hanggang sa... At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ah, anong ginagawa mo dito? Gigil na tanong ni Poppy. Good morning to you too. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala, no? Ako nga pala si Javier. Naglakas ng loob si Poppy na kunin ang dustpan at ang walis-ting-ting. Pati na ang timba ng tubig at nagtungo sa kulungan ng mga manok. Nahihiya naman kasi siya kung sinama ng Rasing pa ang gagawa noon gayong hindi na nga magawang tumayo ng tuwid ng matanda. Pikit matang nilinis ni Poppy ang kulungan. Hanggang sa... Ew! Hiyaw ni Poppy at halos mapahiyaw pa na mapagtantong dumi ng manok ang kanyang nahawakan. Oh my God, ang dumi! Reklamo ni Poppy na halos mapaiyak na at agad na inulublob ang kamay sa timba na may tubig. Tumakbo rin siya patungo sa poso para mas mahugasan ang kamay at muntik pa nga siyang masubsob dahil sa sobrang dulas. Lord, is it not my day today? Naiiyak na wika ni Poppy habang dali-daling kinuskos ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay may narinig siyang hindi pamilyar na tawa ng lalaki mula sa kanyang likuran. Wow! And if it makes me feel any better? May stranger pa nakakita sa akin. At natatawa sa kahihiyan ko. Wow! Just wow! Who wouldn't laugh? E tae lang ng manok, nagkakaganyan ka na? Nakangising wika pa ng lalaki. Bigla namang natigilan si Poppy na mapagtanto niyang pamilyar ang boses ng lalaki habang natatawa sa kanyang sitwasyon. Bigla namang nag-iba ang mood ni Poppy nang kanyang makilala ang lalaki. Ang lalaki ay walang iba kung hindi ang estrangherong lalaking isinumpa niya nung sana ay hindi niya na makita kailan pa. Walang iba kundi si Javier. What the hell are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Poppy. At agad na kinuha ang gulok na nasa kanyang tabi at iwan na siwa sa mukha ni Javier. Oh, wow! Nung isang araw lang ay pocket knife, ngayon namang gulok na. Wow, you're such a badass. Eh, anong ginagawa mo rito? Gigil na tanong ni Poppy. Good morning to you, too. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala, no? Ako nga pala si Javier. Wala akong pakialam.
Answer me! Anong ginagawa mo rito? Pag-uulit na tanong ni Poppy. Maya-maya pa ay lumapit na si naman ang Racine sa kanila dahil naririnig nila ang pag-iyaw ni Poppy. Ano bang nangyayari dito? Ay Diyos ko, kaagang-agaw, sigaw na ng sigaw, anak! Ani ni Manang Racine. Manang, ay, Javier, ikaw pala. Mabuti naman at nabisita ka. Bati ni Manang Racine sabay sa lubong ng yakap sa binata. Hello rin sa inyo, Manang. Nakangiting bati naman ni Javier sa matanda. Pati na kinang Mang Felipe at sa iba pa. Ay, ano ba yan, Poppy? Diyos ko, bitawan mo nga yan. Sita ni Manang Racine kay Poppy. Akala mo ba, iha, eh manggagancho itong si Tutoy? Natatawang wika ni Mang Felipe, sabay kuha ng gulok mula sa kamay ni Poppy. Kilala niyo ho siya? Nagtatakang tanong ni Poppy sa mga matanda. Abay, oo naman. Sila lang naman ang may-ari ng Hacienda Lucero. Yung pinakamalaking hacienda rito sa ate? Sila rin talaga nagpapatakbo ng buong probinsya dahil galing sa pamilya nilang gobernador. Si Manang Racine talaga, masyado akong yayabang yan. Mapagbirong wika naman ni Javier. Sila rin ang nagbibigay ng libreng abono sa amin. Eh, nagawi lang naman dito si Javier noon at ang mga pinsan niya. Ay, napakabait na bata. Bagaman nakatira sa Maynila eh, sinisigurong bumibisita rito kada isa o dalawang buwan. Dagdag pa ni Mang Felipe. Halos mapairap naman si Poppy nang marinig ang mga kwento ng matanda ukol kay Javier. Totoo naman ang sinasabi ng mga ito. Mabuti na nga lamang at hindi naman alam ng mga matatanda na malapit din ang pamilya Lucero sa ama ni Poppy. Kaya mas magiging madali ang kanyang pakay dito. E gaano ka nga ba katagal dito, anak? Usisa ni Manang Racine kay Javier. Hindi ko rin sure, Manang. Matagal-tagal din siguro. Sinabihan kasi ako ni Dad na bantayan ang rice mill na ginagawa rito. Iyan pong malapit sa atin. Deserve ko rin naman daw ng break kasi masyado na akong maraming ginagawa sa kumpanya namin sa Maynila. Aba, tama lang yon. Mas maganda rito. Presko at mahangin. Parang si Poppy lang. Kaya nandito yan para lumayo sa stress sa Maynila. Hindi mo naman sinabi na darating ka pala rito. Saan ka ba tutuloy? Sa amin ba? Bigla namang kumunot ang noon ni Poppy sa kanyang narinig. Iyan, tumutuloy yan sa bahay ni Mom? Ay, oo, pumayag naman kasi ang ama mo noon na pwedeng magpatulog ng mga tao sa bahay. Lalo na yung mga walang matutuluyan. Eh, sa kabilang bayan pa ang asyenda nila. Kaya minsan, kapag nandito yan si Javier, ay doon siya natutulog sa dyang guest room ng bahay. Wow! Hindi makapaniwalang wika ni Poppy. Dahil gustuhin man niyang kalimutan ng estrangherong lalaki na pinagkalooban niya ng kanyang pagkabirhen, mukhang kakailanganin pala niya itong pakisamahan. At wala siyang choice dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Buong araw lang naman na nakakunot ang noon ni Poppy habang todo entertain ang lahat kay Javier. Nauunawaan naman niyang mabait nga si Javier base sa kwento ng mga matatanda roon. Pero hindi nito matutumbasan ang kahihiyang nararamdaman niya noong isang araw pa sa piling ng binata. Kinagabihan ay handa na ang guest room na tutuluyan ni Javier. Dahil mas malapit ang rice mill na itinatayo roon, mas mainam na doon na nga siya makitulog sa mga susunod na araw at linggo kesa naman magpabalik-balik pa sa asyenda nilang nasa kabilang bayan naman. Lalo lamang nabugnot si Poppy nang mapagtanto niya na magkatapat ang kwarto nilang dalawa ni Javier. Nakangisi pa nga si Javier at pataas baba ng kanyang kilay nang sabay silang pumasok ni Poppy sa kanika nilang mga kwarto. Magkatapat pala mga rooms natin? Makahulog ang wika ni Javier. Napairap si Poppy at nagmamadaling humarap kay Javier at saka itinapat ang daliri nito sa binata. Hoy, don't you even try. Kung inaakala mo na nakalimutan ko ng lahat, pwes nagkakamali ka. The people here might tolerate you, pero ako, hindi. At baka nakakalimutan mo rin na this is my mom's house. At papalayasin talaga kita kahit pa natutuwa sa'yo si Manang Racine. Itinaas naman ni Javier ang kanyang mga kamay na para bang susuko na sa katarayan ng dalaga. Natutuwa at naaaliw pa rin talaga siya sa angking tapang ng dalaga. Aakalain mo kasing isa itong matrona.
Okay, fine. I won't bother you. Pero hindi ko naman magagawa yun kung magkatapat lang naman ang kwarto natin. Taas ba bang kilay na wika pa ni Javier? Ah! You're insufferable. Inisatago ni Poppy, sabay padabog na sara ng pinto ng kanyang kwarto. Napapangiti at napapailing na lamang si Javier. Mukhang kakailanganin niyang pakisamahan ng dalaga. Dahil iyon naman talaga ang pakay niya rito. Ang alagaan at bantayan din ang nag-iisang anak ng kanyang Tito Gilbert. Isang araw ay napagdesisyon na ni Poppy na tumulong sa pananahe na ginagawa ng mga matatandang babae sa may malapit na kapilya roon. Nananahe ang mga ito ng mga telang ikakabit sa puon sa mga nalalapit na padasal. Bagaman hindi madasaling tao ay tumutulong na lang din si Poppy dahil wala na rin naman talaga siyang ibang pagkakaabalahan. Umalis din si Javier dahil kinailangan itong tingnan ng update sa ginagawang rice mill sa kabilang bayan. Bagay na labis-labis na kinakatuwa naman ni Poppy. Nitong mga nakaraang araw kasi ay wala nang ginawa ang dalawa kung hindi ang mag-away na tila ba mga aso at pusa. Kaya naman halos mas stress na rin lamang si Manang Rasing sa dalawa. Mano ba naman ng isang araw nga ay nag-away pang dalawa sa kung sino ang mauuna sa banyo? Excuse me, hindi ka ba naniniwala sa salitang ladies first? Mataray na wika ni Poppy habang nakapamewang pa. Anong ladies first? Kung sino ang naunang pumunta rito, siya ang dapat mauna. Hindi mo ba nakita? Hawak ko ng doorknob. Apela naman ni Javier. Galing din kasi siya sa sakahan dahil tumulong siya kinamang Felipe sa pag-aani. Kaya naman nais niya ng maligo dahil putikan at nanlalagkit na rin siya. Schedule ko ngayon ano? At again, bahay ko to. Ang kulit din ang bumumuo eh, no? Supladang sagot naman ni Poppy. Grabe. Makikiligo na nga lang yung tao eh, pinagdadamot mo pa. Manang Rasing? Dahil sa inis ay tinadyakan pa ni Poppy si Javier sa binte. Malaking tao si Javier kaya wala talaga rito ang ginawa ni Poppy. Pero dahil doon ay napabitaw na rin siya sa doorknob. Wala na lamang siya nagawa nang buksan na ni Poppy ang pinto at pumasok na rito. Sana mawala ng tububig! Hiyo pa ni Javier pero lalong nilakasan ni Poppy ang bukas ng gripo para hindi marinig ang mga iwiniwika ng binata sa kanya. You're such a difficult girl to deal with. Pailing-iling ni Javier at wala na lamang nagawa kundi ang maligo sa poso na nasa labas. Malas lamang ni Poppy dahil saktong paglabas niya ng banyo at pagpasok sa kwarto ay nakita niya mula sa malayo si Javier na walang suot na pantaas habang naliligo sa poso. Nanlaki ang mga mata ni Poppy nang kanyang makita ang napakatikas at napakagandang katawan ng binata. Pati na rin ang mga naglalakihang braso nito. Hindi niya tuloy sinasadyang maalala ang nangyari sa kanila noon. Wala rin sa sariling napahawak si Poppy sa kanyang sarili. At nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, ay agad siyang dumapa sa kama at paimpit na sumigaw sa unan. What the hell, Poppy? Ani niya sa kanyang sarili. Napabalik sa ularat si Poppy nang tawagin ng isang manang ang kanyang atensyon. Aba, iha, dahan-dahan naman sa paghawak ng karayom at baka matusok ang daliri mo. Dumugo pa yan. Wika ni Manang Gloria, isa sa mga kaibigan ni Manang Rasing sa simbahan. Tipid nang umiti si Poppy at ipinagpatuloy ang pananahe. Dahil sa interes niya sa fashion at pagmamodelo, kahit papaano naman ay marunong din siyang manahe. Ito rin kasi talaga ang kursong nais niyang kunin noon sa kolehiyo, ang fashion design. Pero pinilit niya siya ni Gilbert na kumuha na lamang ng business management na kurso para bukod sa praktikal, ay mas makakatulong pa siya sa negosyo. Malapit na nga palang piyesta. Merong pasayaw ulit para sa mga dalagat binata. Naku, Rasing, dapat isali mo yan si Poppy. Abaka mo'y bata pang ang huling magpunta rito. Dapat lamang na maranasan niya ang mga ganoon. Ay, oo ka mo. Ang nanay niya si Lucia. Nako, laging suki sa sayawan at pinipilahan pa ng mga binata. Pero sa Maynila rin naman matatagpuan ang lalaking mamahalin. Napakaswerte nga rin talaga ng tatay mo, Poppy. At nakuha ang loob ni Lucia. Napangiti lamang si Poppy. Hindi naman niya maitatangging na may miss din niya ang kanyang ama. Pero mas mainam pa rin siguro na maglayo muna sila pansamantala nang parehong lumamig ang kanilang mga ulo.
Eh, kamusta po ba si Ma'am ng kabataan niya? Tanong ni Poppy sa mga matatanda na siyang success sa paglaki ng ina ni Poppy noon. Ah, si Lucia? Eh, kamukhang kamukha mo nga. Akala ko nga noon na nabubuhay pa si Lucia at nakita ko sa bahay ninyo. Para kayong pinagbiyak na bunga. Parehong-pareho ang paraan ng pananalita at kilos ninyo. Mas mukha ka nga lamang moderno. Sa bagay, ay iba naman ang mga panahon ngayon. Kwento ni Manang Gloria na isa sa mga manang na kinagisna ng ina ni Poppy noon. Mabait na dalaga yung si Lucia. Kahit pa napakagrande ng buhay niya sa Maynila, hindi naman niya kinalimutan ang probinsya niya. Sayang nga lamang at kinuha siya ng sakit. Napakarami pang pangarap ni Lucia para sa probinsya natin. Pero, maraming-marami na rin naman siyang naitulong. Sobra pa sa sobra. Hindi maiwasang makaramdam ng panghihinayang ni Poppy. Marahil kaya rin nais si Gilbert na mag-focus siya sa family business ay upang mapalago pa iyon at makatulong din sa mga taong naninirahan sa probinsya ng kanyang ina. Para kanyang maipagpatuloy ang mga nasimulan ni Lucia. Oh, ayan na pala si Javier. Ani ng matatanda. Dumating si Javier na may pasalubong pa ng mga kakaning merienda para sa mga nagtatrabaho sa simbahan. Ay nako, nilupak! Paboritong paborito ko yan! Magiliw na wika ni Manang Rasing na makita ang mga bitbit ni Javier. Ah, pinaluto ko po sa mga taga-asyenda. Sumagdating kasi ako roon bago ako bumalik. Wika ni Javier. Samantala, tahimik lamang si Poppy sa isang gilid at nagkakagulo na ang lahat sa pagsasali ng kakanin at pagtatabi ng mga ito nang mapansin siya ni Javier. Oh, wika ni Javier habang abot-abot ang isang plato ng kakanin kay Poppy. No thanks, baka may lason pa yan. Mataray at nakaismid ng ani naman ni Poppy. Napataas ang kilay si Javier. Grabe ka talaga, ikaw na nga itong binibigyan. Okay, fine. Sagot ni Poppy sabay kuha ng plato kay Javier. Sumubo siya ng isa at hindi naman niya inaasahan na masarap nga talaga yon. Oh, di ba masarap? Ayaw naman ni Poppy na masyadong maging kampante si Javier. Kaya nagpanggap pa siya na nauubo ng kaunti. Sus, basang-basa ka na eh. Naiiling na wika ni Javier sabay upo sa tabi ni Poppy. Tahimik lamang silang dalawa. Hindi naman kasi alam ni Javier kung ano sasabihin. Hindi rin alam ni Poppy kung paano niyang kakausapin na banata. Dahil kahit papaano, ay may kaunti pa rin siyang sama ng loob dito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. I like this, bulong ni Poppy. Habang nakahiga ito sa tabi ni Javier, si Javier naman ay patuloy sa pagtatanim ng mga maliliit na halik sa liig at pisngi ng dalaga. I love this. Siyang tugon naman ni Javier bago halikan si Poppy sa labi. Tahimik lamang silang dalawa. Hindi naman kasi alam ni Javier kung ano ang sasabihin. Hindi rin alam ni Poppy kung paano niya kakausapin ang binata dahil kahit papaano ay may kaunti pa rin siyang sama ng loob dito. Sorry about the other night, bulong ni Javier. Hindi naman alam ng mga taga roon na nagkakilala na pala sina Poppy at Javier, kaya ganun na lamang ang dynamics ng dalawa. Hindi umimik si Poppy. Bukod sa hindi niya kasi alam ang isasagot, wala na rin naman siyang masabi pa. Pero sapat naman na kahit papaano ang sorry dahil mukhang bukal naman yon sa kalooban ni Javier. Mula nung gabing yon, kahit papaano ay nagkasundo na sina Poppy at Javier. Hindi na nga sila para mga aso't pusang magkaaway, pero hindi pa rin naman maiiwasan ng kanilang mga pagtatalo. Isang araw nga ay naglakas loob si Poppy na subukang pakainin ang mga manok. Nagsimula muna siya sa mga manok na nasa kulungan. Mahinahon naman siyang tinuturuan at inaalalayan ni Javier. Huwag mo kasing biglain at huwag ka rin magpakita na takot ka kasi talagang hahabulin ka ng mga yan, ani ni Javier. E di lalo ako natakot yan, git ni Poppy habang isinasaboy ang mga patuka. Maya-maya pa ay lumipat na naman sila sa koral ng mga baboy. Pamilyar na si Javier sa lahat ng gawaing pambukid dahil nga anak siya ng pinakamayamang hasyendero sa kanilang probinsya. Kaya kahit pa sa Maynila na siya lumaki, ay wala siyang pandidiri sa mga ganitong bagay. Sumampa na si Javier papasok sa loob. Habang si Poppy naman ay naiwan sa labas na halos mandiri at ayaw pa nga pumasok. Nilingon siya ni Javier. Ano ka ba?
These are just pigs. Hindi naman sila nangangagat. Natatawang wika ni Javier sa dalaga. Sigurado ka ba? Ang lalaki ng mga yan, oh. They're too big. Baka dambahin pa ako ng mga yan. Hindi naman siguradong tugon naman ni Poppy. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano ka ba? Si Manang Rasinga araw-araw itong ginagawa eh. Dahil baka isipin naman ni Javier masyadong mahina ang loob ni Poppy, ay pilit nang nag-ipon ng lakas ang loob ang dalaga para sumampa at pumasok sa loob ng koral. Pagkatapos ay kinuha niya mga pagkain ng baboy at maingat pang ibinigay ang mga ito roon. Natatawa na lamang si Javier sa inaasta ni Poppy dahil para bang takot na takot talaga ang dalaga. Nilinis na rin nila ang kulungan ng baboy at sa hindi inaasahang pangyayari ay naglakad papalapit kay Poppy ang baboy kaya naman halos tumukbo siya sa loob ng koral. Humiyaw pa si Poppy. Nawalan siya ng balanse dahilan upang madulas ito sa putikang koral. Hindi naman talaga siya hinabol ng baboy dahil nagtungo lamang ito sa isang gilid. Halos mamatay na sa kakatawa si Javier nang makita si Poppy na balot ng putik ang braso dahil sa pagkakadulas. Samang-sama naman ang tingin ni Poppy sa binata. Ha, hindi mo malang ako tutulungan? Natatawa pa rin si Javier. Kaya naman padabog na tumayo si Poppy at padabog na binato ang timbang hawak ni Javier. Nakakainis ka talaga! Inis na wika ni Poppy sabay labas ng koral. Natawa pa rin si Javier pero nang mapagtanto niyang nagalit si Poppy ay agad niya itong hinapol. Hoy, hoy! Natawa lang naman eh, ikaw talaga. I was just kidding. That scene was just so funny. At natatawa ka pa rin talaga hanggang ngayon? Nakapamewang at nakaismil na tanong ni Poppy. Huminto na sa pagkakatawa si Javier dahil baka lalo lamang sumama ang loob ng dalaga. Sorry na. I'll help you clean up. Alok ni Javier at saka tinulungang maglinis ng braso si Poppy gamit ang malamig na tubig na galing sa poso. Hindi naman maiwasang pagmasa ni Poppy ang napakagwapong mukha ni Javier na medyo malapit sa kanya. At habang nangyayari yon ay nararamdaman din niyang tila bumilis ng kaunti ang tibok ng kanyang puso. Hindi kalaunan ay lalo nang naging magkasundo si na Javier at Poppy. Mistula bang nasanay na rin sila sa presensya ng isa't isa? May kaunting bangayan pa rin pero para bang matalik na magkaibigan na sila. Napansin na rin ng mga matatanda roon na kahit papaano ay nagiging malapit na si Javier at Poppy sa isa't isa. At sa gabi ng sayawan ay inalok na rin ni Javier ang dalaga na kanyang makapareha. Halos malaglag naman ang panga ni Javier nang kanyang makita si Poppy na suot ang isang simpleng bestida. Malayo-malayo ito sa usual na postura ni Poppy noong siya'y modelo pa. Pero lutang na lutang pa rin ang kanyang angking kagandahan. Ay, mag-enjoy kayo sa sayawan! Nako, parang si Lucia lang at si Gilbert nung unang nagpunta rito sa atin. Bati naman ni Mang Felipe nang makita ang dalawa. Nagtungo na nga silang dalawa sa sayawan at halos mahiya-hiya pa si Javier kay Poppy. First time nilang pareho sa ganitong okasyon. Ibang-iba kasi talaga ang probinsya kumpara sa mga nangyayaring ganito sa Maynila. Mas tahimik, mas payapa, at mas malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa tumugtog ang mabagal na awitin at inilahad na ni Javier ang kanyang kamay kay Poppy. May I have this dance? May choice ba ako? Pabirong tugon naman ni Poppy at saka tinanggap ang alok ni Javier. Nagtungo na sila sa gitna at nagsimula ng sumayaw. Ibinalot ni Javier ang kamay sa bewang ni Poppy, habang ang kamay naman ni Poppy ay pumulupot sa leeg ng binata. Hindi nila alintana ang mga tao at ingay sa paligid, at para bang kapwa, hinihila ang isa't isa papalapit ng kanilang mga mata. Para bang ng mga sandali yon ay tanging mga puso lamang nilang nangungusap sa isa't isa. Mabilis ang mga naging pangyayari at nang makauwi sila sa bahay, ay natagpuan na lamang ni Javier ang kanyang sarili na nasa loob na ng kwarto ng dalaga, habang ikinukulong nito sa kanyang katawan sa ikalawang pagkakataon. Bagaman walang naging pag-uusap ay naging malinaw para kay na Javier at Poppy na meron na silang nararamdaman para sa isa't isa. Kung madalas ay tumatakas pa silang dalawa kay Manang Rasing at nagtutungo sa may tabing dangat. Madalas na nga rin natutulog si Javier sa kwarto ni Poppy. O kuminsan ay si Poppy naman ang natutulog sa kwarto ng binata. Pakiramdam ni Poppy ay blessing in disguise ang pagkakakilala niya kay Javier noon sa club.
at para bang inadya rin talaga ng pagkakataon na makita sila rito sa kanyang probinsya. Hindi na rin alintana ni Poppy ang mga gabing magkasama silang dalawa ni Javier. Masaya naman si Javier dahil kahit papaano ay napapalapit na si Poppy sa kanyang loob. May nararamdaman na rin naman talaga siya para sa dalaga. Kaya hindi na magiging mahirap ang arranged marriage na binabalak ng kanilang mga magulang para sa kanilang dalawa. I like this. Balong ni Poppy habang nakahiga ito sa tabi ni Javier. Si Javier naman ay patuloy sa pagtatanim ng mga maliliit na halik sa liig at pisngi ng dalaga. I love this. Siyang tugon naman ni Javier bago halikan si Poppy sa labi. Nung gabing yon ay pareho silang nakatulog nang merong hindi matutumbas ang ngiti sa labi. Kinabukasan ay nagising si Poppy nang wala sa kanyang tabi si Javier. Marahil ay nagtungo ito sa ginagawang rice mill nila sa kabilang bayan. Kaya naman minabuti na lamang ni Poppy na ipagluto ito ng makakain tanghalian nang sa ganoon ay may makakain ito pagbalik. Nako, sinasabi ko na nga ba, kayong dalawa ni Javier, magkakasundo rin kayo. Wika ni Manang Rasing nang makita si Poppy na nagluluto sa kusina. Ha? Huh? Para sa akin lang naman to, Manang. Apela pa ni Poppy. Ay sus nako anak, wag nga ako. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagpalitan yung dalawa ng tingin? Naku, mabuting bata naman yan si Javier. Walang kaso yan anak. Wala namang nagawa si Poppy kundi ang mapangiti. E bakit naman kasi niya itatanggi? E totoo namang meron ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Javier. Maya-maya pa ay handa nang diluluto ni Poppy. Nasabihan na rin naman siya ni Manang na malamang ay malapit nang dumating si Javier dahil malapit nang magtanghalian. At hindi rin naman yung nagtagal sa pagbisita sa rice mill. Sandali munang pumasok si Poppy sa kwarto upang magpalit sana ng damit. Nang marinig niyang nagiring ang isang telepono, naiwan pala ni Javier ang kanyang telepono roon. Hindi naman sana sasagutin ni Poppy ang tawag dahil baka personal matter iyon ang binata. Subalit agad siyang natigilan nang marinig ang voicemail na kasunod ito. Javier, anak, how's everything going? Hindi ka na nag-update. I know it's quite difficult, but listen to me. This marriage is going to work between our families. Makapangyarihan din naman ang pamilya ni Gilbert. The Cortez family knows real business. Kaibiganin mo na lang si Poppy and see where it goes. Either way, your marriage will be beneficial to our families. Osha, I wait for your call. Update me on the agenda. Naputol na ang voicemail at kasabay noon ay ang paglakas ng kabog ng puso ni Poppy. Hey, pinagluto mo raw ako, sabi ni Manang. Nanginginig na humarap si Poppy kay Javier. Nakararating lamang at meron pang ngiti sa mukha. Subalit agad na nawala iyon ang kanyang makita ang disposisyon ni Poppy. Hey, are you okay? What? Hindi pa natitigil sa pagsasalita si Javier nang agad siya makatikim ng isang malakas sa sampal mula sa dalaga. Nangilid ang mga luha ni Poppy para bang isa-isang bumalik sa kanya ang mga nangyari noong nakaraan. Pakiramdam niya ay niloloko na lamang siya ng lahat ng mga tao. Poppy, what was that? Kinuha ni Poppy ang telepono ni Javier at plinay ang voicemail sa harap nito. Gulat naman si Javier. At bakas ang kaba sa kanyang mga mata habang tumutunog ang voicemail. Hindi naman niya sukat akalain na malalaman ni Poppy ang katotohanan sa ganitong paraan. Poppy, I can explain. Explain? You knew everything right from the start. Kaya ba andun ka sa club nung gabing itinakwil ako ni Dad? You already knew who I am. Kaya rin ba may nangyari sa atin nun? Is this all part of your stupid plan? Poppy, I do not have such plans. Listen to me. Pagsingit ni Javier at akmang hahawakan pa ang kamay ni Poppy pero agad nang inagaw ni Poppy ang kanyang kamay at bahagyang lumayo mula kay Javier. Kaya mo ba ako sinundan dito sa probinsya? Because of that stupid arranged marriage thing? Dad talked to you into doing this, didn't he? Ano? Everything that happened between us was all a part of your stupid plan? Gusto niyo lang na magpalakas ng kapangyarihan at magpalaki ng pera? Poppy, please listen to me. Everything I felt was real. What we had was real. Hindi ako nagsisinungaling.
I am in love with you, Poppy. Hindi kita pinagsamantalahan. Kung ano man ang namagitan sa atin, I loved every bit of it. Now, how am I supposed to believe you, Javier? Niloko mo lang ako. Kayong lahat. Niloloko niyo lang ako, tinaglalaruan. Lahat ba kayo ganyan ang tingin sa akin? Na hindi ko kayang gumawa ng sarili kong desisyon? Hindi mo rin ba gusto ang lahat ng nangyayari sa atin, Papi? You took advantage of me, Javier. If you really loved me, you wouldn't have done that. I was fragile. And I was weak. Nanginang wika ni Poppy habang inaalala ang unang gabi nilang dalawa. That was a drunken mistake, Poppy. Pumayag ka sa akin. Even so, I already said sorry multiple times. Believe me, Poppy, hindi planado ang lahat. And I'm in love with you. Napailing si Poppy at dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. I don't believe you. Please, leave. But Poppy, leave, Javier. Umalis ka sa bahay ko. Hiyaw ni Poppy. At wala na nga nagawa si Javier kung hindi ang umalis. Alinsunod na rin sa kagustuhan ng dalaga. Naiwan doon si Poppy na pakiramdam ba ay tila pinagtutulungan at pinagkakampihan siya ng lahat ng tao. Where is she? Nagkukumuhog na tanong ni Javier ng kanyang mapag-alaman na wala na si Poppy sa bahay. Takot na takot at kabado rin si Namanang Rasing, si Mang Felipe at ang ilan pang mga tao roon dahil bigla na lamang nawala si Poppy nang walang pasabi. Hindi nga rin namin alam. Kumatok ako sa kwarto para lang kamustahin siya. Pero pagbukas ko ng pinto, wala na. Wika ni Manang Rasing. Hinalughog na namin ang buong bukirin dahil baka naman nandyan lang at nagmuni-muni pero wala. Nawala at hindi nagpaalam. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Anak, pag-uulit ni Gilbert. I wanna go to the States. Natigilan si Gilbert sa kanyang narinig mula kay Poppy. States, anak? Are you sure? Puno ng pagtatakang tanong ni Gilbert kay Poppy. Hinalughog na namin ang buong bukirin dahil baka naman nandyan na lang at nungmuni-muni pero wala. Nawala at hindi nagpaalam. Maging si Javier ay kinakabahan na rin. Alam niyang dapat niyang tawagan ang ama ni Poppy subalit baka malagot din lamang siya kay Gilbert. At sa kanyang ama na mismo sa oras na malaman ng mga ito na nawawala si Poppy at hindi niya nabantayan ng maayos. Lingid sa kanilang kaalaman ay tinawagan ni Poppy ang kanyang ama mismo at nakipagkasundo na magkita rito. Nakaupo ngayon si Poppy sa isang coffee shop. Kaharap ang kanyang ama na seryosong nakatingin sa kanya. Are you satisfied now, Dad? Ngayong naparusahan mo na ako and tricked me into getting someone whom I genuinely like. Pero turns out na talagang planado mo naman na palang lahat from the start. Poppy, I just want what's best for you. And it'll turn out for the best, diba, anak? Nagustuhan mo rin naman talaga si Javier. Wala namang magiging problema sa inyong dalawa. Napasapo sa noon niya si Poppy. Lahat na lamang ng bagay ay umaayon pa rin sa desisyon ng kanyang ama. How many times do I have to tell you that I'm a grown-up, Dad? Nagsimulang mabasag ang boses ni Poppy. Bakas na bakas ang pagkalungkot at naipong panunumbat sa kanyang mga mata. Malaki na ako. I am capable of making my own decisions. Kung sino ang naisin kong gustuhin, mahalin at pakasalan. Sana naman ako nang maging bahala ron, Dad. Anak, I just want what's best for you. What's best for me is for me to decide, Dad, hindi ikaw. At hindi kahit na sino. Mom would let me make my own decisions because she knows I would be smart enough to deal with its consequences. Sana ganun ka rin sa akin, Dad. Anak, hinawakan ni Gilbert ang kamay ni Poppy. Gusto ko lang na mapunta ka sa maayos na kalagayan.
I am doing my best to take care of you in the proper ways I know how. Ayoko lang na mawala ka sa akin. I already lost your mom. I cannot afford to lose you too. Doon lang napagtanto ni Poppy ang dahilan ng kanyang ama kung bakit napakahigpit nito at hindi niya maunawaan noong una kung bakit ganito na lamang ang turing ni Gilbert sa kanya. Pero sa mga oras na yon ay napagtanto niyang nais lamang ng kanyang ama na mapunta siya sa maayos na kalagayan. I love you, anak. And I'm sorry if you feel that way. Iyon lamang ang nais na marinig ni Poppy ng mga sandaling yon. At laking pasasalamat niya dahil hindi na magkakaroon pa ng napakahabang usapan ay nagawa nilang magkaayos ng kanyang ama. Naputo lang yakapan na mag-ama na makita ni Poppy na nag-ring ang telepono ni Gilbert. Tumatawag si Javier Tito. Napatingin naman si Gilbert sa kanyang anak. Please, don't. Dad, what do you want to do now, anak? Napaisip si Poppy. Ayaw talaga niya muna makita si Javier. Masyado na stressful ang mga nangyayari. Sapat na sa kanya na kahit papaano ay nag-aayos na silang dalawa ng kanyang ama. Ayaw rin naman niyang bumalik at sumabak agad sa modeling world dahil baka magalit na naman si Gilbert sa kanya. At isa pa, kapag bumalik siya ron, ay tsak na mas magiging madali lamang para kay Gilbert na siya ay malapitan at mapuntahan muli. Anak, pag-uulit ni Gilbert, hindi na kailangan pa ng mahabang pag-iisip dahil mistula bang desidido na si Poppy sa mga oras na yon. I wanna go to the States. Natigilan si Gilbert sa kanyang narinig mula kay Poppy. States, anak? Are you sure? Puno naman ang pagtatakang tanong ni Gilbert kay Poppy. Sa pag-asang baka naglolo ko lamang ang anak at hindi talaga ito sigurado sa kanyang sinabi. Pero desidido na talaga si Poppy. Nais muna niya magpakalayo-layo at mas magagawa niya iyon kung aalis siya ng bansa nang hindi nalalaman ng iba pang mga tao. I am sure that I want some peace and quiet. I want to heal. Dagdag pa ni Poppy. Dahil nag-iisang anak at dahil kaayos lamang nilang dalawa, ayaw naman ni Gilbert na isipin ni Poppy na nagiging hadlang na naman ito sa kasiyahan niya. Pakiramdam ni Poppy ay nasira ang kanyang tiwala. Bagaman mahal niya naman si Javier, kahit pa napaka-ikli lang ng kanilang pagsasama, ay sigurado siyang hindi niya gustong magpakasal dito ngayon. Masyadong maraming nangyari at masyadong nagugulo ang kanyang isipan sa lahat ng ito. Kaya noong araw ring yon ay pinaayos na ni Gilbert ang mga papeles at dokumento ni Poppy. Sakto namang meron silang property sa US na kabibili lamang ni Gilbert noong nakaraan dahil nais din niyang doon magretiro balang araw. Pinaayos na rin ang lahat ng gamit ni Poppy at noong gabing ding yon ay tuluyan ang nilisan ni Poppy ang Pilipinas. Hindi naman nakatiis si Javier at nagpa siya ng magtungo sa opisina ni Gilbert upang hanapin ang dalaga. Mabuti na lamang at kasama rin niya ang kanyang ama. Kaya magiging madali ang pag-uusap nilang lahat. What do you mean wala si Poppy? I thought we were clear na magpapakasal ang mga anak natin para sa ikalalago ng negosyo. Kunot noong ang tanong ni Wilfredo, ang ama ni Javier. It's not all about business, Wilfredo. Nakapagdesisyon na ako ng mas makakabuti para sa anak ko. Wala munang kasalang magaganap. Because she needs some peace and quiet. Napangisip pa si Wilfredo. But we made it clear. Napipirwisyo rin itong anak ko. Wala malang tubo. Dad, pagpipigil rin ni Javier sa kanyang ama. Hindi rin naman kasi ukol sa negosyo ang lahat. Dahil ang totoo naman, mahal niya si Poppy at labis-labis na ang kanyang pangungulila sa dalaga. Mananatili ang negosyo, Wilfredo. Wala lang kasalang magaganap. Kakausapin ko ang secretary ko para ayusin ang mga papeles ng ating mga shares. Walang malulugi dahil tumutupad naman ako sa pangako. Mabuti nang malinaw, Gilbert. O siya, wala na palang kasalan, pues. Maaari na palang makipagmingal ang anak ko sa iba. Keep the blood running, anak.
Nakangiting wika pa ni Wilfredo kay Javier bago ito lumabas ng opisina dahil meron pa itong aasikasuhing ibang business. Hindi agad sumunod si Javier kay Wilfredo. Bagkos ay nanatili lamang ito nakatayo sa harap ng ama ni Poppy. Aminado siya noong una ay negosyo lang naman talaga ang lahat. Sumunod lamang siya sa mga gusto ng kanyang ama dahil ito naman talaga ang nasusunod sa lahat. Ayaw niya namang ma-disappoint si Wilfredo sa kanya, lalo na't siya ang susunod na tagapagmana ng kanilang mga negosyo. Kaya kahit isang eligible at young bachelor, ay napilitan si Javier na pumayag sa arranged marriage sa pagitan nilang dalawa ni Poppy. Noong una ay wala pa siyang balak na kilalanin talaga ang dalaga, pero nagbago ang lahat mula nang makita ni Javier si Poppy sa club. Hanggang sa makasama niya ito ng isang gabi, at hanggang sa magkasama silang dalawa sa probinsya. Sa bawat araw na nakasama ni Javier ang dalaga, pakiramdam niya na para bang nasa langit siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakilala niya ang babaeng nakapukaw ng kanyang interes at atensyon. Iba si Poppy sa lahat ng mga babaeng nakilala niya. At habang tumatagal, ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nahuhulog na sa dalaga. Nahuhulog na siya sa mga ngiti at presensya nito. Kaya namang ganun na lamang kasakit sa kanya nang mapag-alamang umalis si Poppy at wala siyang kaide-ideya kung nasa na ito. Kaya namang kahit putol na rin ang naunang business deal at wala na mangyayaring kasal, ay umaasa si Javier na kahit papaano ay malalaman pa rin niya kung nasaan si Poppy. Tumikim si Javier at saka tumingin kay Gilbert. "Yes, Javier?" tanong ni Gilbert sa binata. Sandaling natahimik si Javier bago sabihin ang mga salitang ninanais niya nang sabihin kanina pa. Huminga ng malalim si Javier at hinayaang lumabas sa bibig ang tunay niyang nararamdaman. "I love your daughter, Mr. Cortez. I know from the start that it's all about business. But those days I was with her, I got to know who she is and I got to see everything she has to offer. She's the best thing that ever happened to me, Mr. Cortez. Mahal ko ang anak ninyo. At kahit wala ng deal, I would be more than happy to marry her." Buong lakas na pag-amin ni Javier kay Gilbert upo sa nararamdaman niya para sa dalaga. "I appreciate your honesty, anak. And thank you for feeling that way about my daughter. And I couldn't thank you enough dahil ikaw ang nag-aalaga at nagbantay sa kanya sa probinsya. But it's all over now." Tugon naman ni Gilbert. "I love her. I love her and I miss her so much. So please tell me, where is she? Hindi ko siya susundan. Hindi ko siya guguluhin o gagambalain. I just want to know kung nasan siya para matahimik ako. At makampante ako na nasa maayos na disposisyon siya ngayon." Pakiusap ni Javier sa matanda. Napaayos ang salamin si Gilbert at seryosong tumingin sa binata. "I am so sorry, Javier. Pero marami na akong pagkukulang at kasalanan sa anak ko. Ayoko naman na pati ang tiwala niya ay sirain ko pa. Basta, ang masisiguro ko lamang sa'yo ay nasa maayos siyang kalagayan. She's safe and sound. She wants some peace and quiet. And I want to give that to her. But sir," apela pa ni Javier. Pinanghihinaan na siya ng loob na hindi man lang niya nagawang magpaalam at magpaliwanag kay Poppy. Masyadong naging mabilis ang pangyayari. Parang nitong mga nakaraang buwan lamang ay pinagkasundo pa si Poppy sa kanya ng kanilang mga ama. Nakita niya ang dalaga sa club at sinundan sa probinsya nito. Parang kailan lamang ay aso't pusa pa sila kung magbangayan. Hanggang sa mapagtantong meron na silang nararamdaman para sa isa't isa. Parang kailan lamang ang lahat ng masasayang sandali ni Javier at Poppy. Ngunit wala na ang lahat ng yon ngayon. Wala siyang kaide-ideya kung nasaan si Poppy at hindi niya na masasabi pa rito na mahal niya ang dalaga. "I want what's best for my daughter, Javier. Ito makakabuti para sa kanya. At ito rin ang gusto niya. I hope you understand." Pag-uulit naman ni Gilbert. "But sir, please. My decision is final. You can be happier elsewhere, Javier." Seryosong wika ni Gilbert.
bago tawagin ng intercom upang palabasin na si Javier sa kanyang opisina. Nangihinang naglakad papalayo si Javier na mistula bang narinikip pa ang dibdib at wala na siyang magagawa pa ngayon, kundi ang maghintay na lamang ng himala at bilangin ang mga araw kung kailan muling magtatagpo ang mga landas nila ni Poppy at kung magtatagpo pa nga ba silang muli. Makalipas ang 4 na taon. Lucas, fix your things already. Nagkukumahog na utos ni Poppy sa makulit at bipong bata na si Lucas na tumatakbo-takbo pa sa living room habang nagkukunwaring pinalilipad ang kanyang laro ang aeroplano. We're gonna be late to our flight. Please fix your things. Pakiusap ni Poppy sa bata. Nang marinig ang salitang please ay natigilan na si Lucas sa paglalaro. Ibig kasing sabihin noon ay talagang seryoso na ang kanyang mom. I'll buy you treats from the airport, pero sige na anak, ayusin mo na muna ang small bag mo dahil aalis na tayo maya-maya. Okay po, mommy. Magalang na tugon naman ni Lucas. At saka nagtungo na sa kanyang kwarto upang ayusin ang kanyang small bag. Napaunat na lamang ng likod si Poppy dahil magdamag siyang nag-impake ng mga gamit nila mag-ina. Napakarami na mga ito. At ang iba pa nga ay ipapa-air cargo na lamang dahil hindi na madadala pa sa kanilang pagpapiyahe. Maglilimang taon nang nananatili si Poppy sa United States. Paminsan-minsan din kung bumisita si Gilbert doon, subalit hindi naman ito nagtatagal dahil nga meron din itong mga negosyo at inaasikaso sa Pilipinas. Wala pang isang buwan na namamalagi si Poppy sa Amerika nang kanyang madiskubre na siya ay nagdadalang tao pala. At dahil wala naman siyang nakapiling na ibang lalaki sa kama at dahil binilang din naman niyang mga araw, walang kaduda-duda na ang kanyang ipinagbubuntis ay anak ni Javier. Hindi rin naman talaga maikakaila dahil kamukhang kamukha ni Lucas si Javier. Animoy, pinagbiyak na bunga ang mga ito. Kaya nga kung sakaling makita ni Javier si Lucas, ay tiyak na hindi ito magdadalawang isip na anak niya ito. Natakot si Poppy noon dahil buong akala niya ay makakalimutan niya na ang lahat. Subalit mayroong ipinadalang alaala si Javier sa kanya. At iyon nga ay sa katauhan pa ni Lucas. Kinabahan din siya dahil hindi niya alam kung papaano ito sasabihin noon kay Gilbert. Mabuti na lamang at nauunawaan din ni Gilbert ang lahat. Hindi ito nag-atubiling sundan ng anak sa Amerika upang sandaling bantayan at alagaan habang nagbubuntis ito. Sinunod na rin niya ang kahilingan ni Poppy na itago ang bata at huwag nang ipaalam pa kay Javier at sa pamilya nito ang totoo. Bagaman taliwas talaga si Gilbert dito noong una. I promise, Javier will know about this baby when the time is right and when I am ready. Pero sa ngayon, hindi ako handa. And please respect my decision, Dad. Ani ni Poppy noong kanyang maipanganak si Lucas at habang karga-karga ni Gilbert ang kanyang apo. Kung yan ang desisyon mo, anak, but please don't take too long. Javier deserves to know the truth. Iyon naman ang naging payo ni Gilbert sa anak. Kaya ngayon, makalipas ang 4 na taon, sa tingin ni Poppy ay handa naman na siya. Sapat na panahon na ang nakalipas. Naghilom ng mga sugat ng kanyang nakaraan at handa na siyang lisanin ang buhay sa Amerika at balikan ang kanyang buhay sa Pilipinas. Isa pa'y tumatanda na rin si Gilbert, kaya kakailanganin niya ng saluhin ang kanilang mga negosyo. Nangako rin naman siya sa kanyang dad noon na kapalit ng lahat ay tutuparin niya na ang kahilingan nitong asikasuhin ang kanilang family business. Isa pa ay lumalaki na rin si Lucas. Nagsisimula na itong magtanong ukol sa katauhan ng kanyang ama. Lalo pa't nakikita nito sa eskwelahan na ang mga kaklase niya ay merong tinatawag na dad. Ayaw naman ni Poppy na maging masamang ina at ipagkait sa bata ang karapatan nitong makilala ang tunay nitong ama. Kailangan lamang niyang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Dahil tiyak na hindi magiging madali ang ganitong klaseng usapan. Yes, Dad. Ayos ang lahat. We're on our way to the airport. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Poppy, pagtawag ni Javier. Natigilan si Poppy. Dahan-dahang napaangat ang tingin at halos matulala na lamang sa nakita. Mommy! Siyang pagtawag naman ni Lucas. Napatingin si Javier kay Lucas. Mas lalong nagulat na marinig ang naging tawag nito kay Poppy. Go to your yaya. Bulong ni Poppy sa anak.
Yes, Dad. Ayos lang lahat. We're on our way to the airport. Uwi ka ni Poppy habang ka-video call si Gilbert. Tumawag pa ito para kamustahin ang mag-ina. Hindi na rin maitago ni Gilbert ang excitement na muli na makita ang kanyang anak at apo. Lalo na't ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang mga ito. Nang marinig naman ni Lucas ang boses ng kanyang lolo, ay nagmadali itong lumabas ng kwarto at kumaway sa telepono. Lolo! Roar! Masiglang hiyaw ni Lucas at ibinida pa ang kanyang laruang dinosaur sa kanyang lolo. Oh, you'll be bringing your toys? Kapag umuwi ka rito, napakaraming toys ang nag-aabang sa'yo dito, my dear. Really, Lolo? I am so excited! Natutuwang wika naman ni Lucas. Mahal na mahal nito ang kanyang lolo. At mahal na mahal din naman siya nito. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Message me your flight details, anak, para maipahanda ko ang sundo ninyo. At nandyan na rin naman na sila sa airport on time, ha? Yes, Dad. I'll see you, okay? Sagot naman ni Poppy. Oh, say bye and see you na, Lolo. Utos ni Poppy sa kanyang anak. Bye, Lolo. See you later. Masiglang wika naman ni Lucas bago patayin ni Poppy ang tawag. Pagkatapos noon at masigurong ayos na ang kanilang mga gamit, ay isinakay na ni Poppy ang anak sa kotse. Sandali muna niyang nilingon ang kanilang bahay. Mukhang vacation house ka nilang ulit. Bulong pa ni Poppy. Isinara niya na ang bahay at inaabot ang susi sa caretaker nito. Pagkatapos ay sumakay na siya sa kotse at napabuntong hininga na lamang habang iniisip kung ano naghihintay sa kanya sa kanyang muling pagbabalik sa Pilipinas. Anything else, sir? Tanong ng flight attendant kay Javier nang maiserve na nito ang wine na hinihingi ni Javier. Tipid lamang na umilin si Javier at umilis na ang flight attendant. Sa katunayan nga, ay kanina pa siya napapansin na pilit na kinukuha ng mga flight attendant ang kanyang atensyon. Bagamat isang foreign airline ang kanyang sinasakyan, ay hindi maikakailang malakas pa rin ang kanyang karisma sa mga ito. Pasensya na nga lamang sa kanila dahil wala nang interes pa si Javier na makipag-usap sa mga babae. May ilan siya nakakausap at nakasama dahil talagang malakas ang hatak niya at eligible bachelor pa din naman siya kung maituturing. Pero wala talaga siyang pagkakainteresan at sineryoso. Marahil ay masyado siyang nasaktan sa sandaling pinagsamahan nila ni Poppy sa puntong ibinuhos na lamang niya ang lahat ng kanyang atensyon at oras sa pagpapayaman ng kanilang negosyo. Opisyal na retirado na rin ang kanyang ama na si Wilfredo kaya naman siya nang namamahala sa lahat ng kanilang negosyo. Bagay na kumakain na sa lahat ng kanyang oras. Ngayon nga ay pauwi siya ng Pilipinas galing Qatar para sa isang exclusive business meeting. Nakipag-close lang naman siya ng business deal sa mga mayayamang negosyante roon. Napaganda na rin siguro na walang ibang pinagkakaabalahan si Javier bukod sa trabaho dahil kahit papaano ay hindi niya napapabayaan ang negosyong ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Ang kaso lang ay halata pa rin kay Javier na mayroong kulang. Mayroong puwang sa kanyang puso na hindi mapupunan ng trabaho at ng salapi. Mayroong espasyo na tanging iisang babae lamang ang makakapuno. Sinubukan pa niyang hanapin noon si Poppy pero wala talaga siyang nagawa. Kung tutuusin nga ay maaari siyang humantong sa pagkuha ng private investigator, subalit ayaw naman niyang gambalain pa si Poppy at suwayin ang sinabi ni Gilbert sa kanya. Naisip na lamang ni Javier na pasasaan pa at magkikita naman silang muli. Kahit na 4 na taon na ang nakalipas. It's so hot, Mommy! Reklamo ni Lucas na makalapag na sila sa bansa. Nasa labas na sila ng airport at naghihintay ng kanilang sundo. Naipit sa traffic ang kotse kaya naman naghihintay lamang sila sa labas. Ayaw na kasi manatili ni Poppy sa loob dahil takbo lamang ng takbo si Lucas at baka madulas pa ito. Isang yaya lang din naman ang kasama nila kaya medyo mahirap bantayan si Lucas. Kahit kasi nagbe-behave ito minsan, ay hindi ito maawat kapag naging makulit na at palikot. I understand, baby. Kaunti na lang. Darating na rin ang sundo natin. I'll call Manong again, okay? Tugon naman ni Poppy at sinenyasan ang yaya ni Lucas na lalakasan pa ang portable mini electric fan na kanilang dala at punasan ng pawis ang anak. Si Poppy naman ay hindi na mapakali at tinawagan pa ang kanyang dad na marahil ay busy at nasa isang business meeting. Ito na nga bang hindi niya namimiss sa Maynila, ang napakainit na panahon at ang matinding traffic. Habang naghihintay ay nararamdaman ni Poppy na may iilang matang nakatingin sa kanya.
Doon lamang niya napagtanto na dati nga pala siyang sikat na modelo na lumabas sa kung saang-saang print ads at commercials. Napailing na lamang si Poppy ng kanyang mapagtanto na matagal-tagal na rin talaga siyang nawala sa bansa. Wow, I cannot believe I lived that life. Ano kayang inisip ng manager at agency ko na hindi ko na binalikan? Ani Poppy sa kanyang sarili. Mommy, I'm hungry! Biglang wika ni Lucas habang hinihila-hila pa ang damit ni Poppy. Here, eat your treats. Tugo naman ni Poppy sabay bukas ng bag na naglalaman ng mga snacks ng anak na galing pang Amerika. Sinadyang magpaon ni Poppy ng mga ganon dahil kapag nagutom na ang anak ay hindi pwedeng wala itong kakainin. Lalo lamang kasi ito mawawala sa mood, gaya ng ibang mga bata. How long pa po until we see Lolo? Inip na tanong ni Lucas. We'll be seeing your Lolo in a while. I promise, just eat your snacks and behave, anak, okay? You'll eat plenty of food in the house. Lumapag na rin ang eroplanong sinasakyan ni Javier. Lumabas na siya ng airport at nagtungo sa pickup area kung saan siya susunduin ang kanyang driver. Yes, I understand. I just landed in Manila. Can you move my afternoon meeting tomorrow? I want to take some rest first. Wika ni Javier sa kanyang secretary na kausap niya sa telepono. Masyado nang naging mahaba ang kanyang araw, kaya naman nais muna sana niyang magpahinga bago muling sumabak sa kabi-kabilang meetings. Pinunasan ni Javier ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ito nga rin talaga ang pinaka-kinaiinisan niya sa Pilipinas, ang napakainit na panahon. At tiyak na maiipit din sila sa traffic mamaya pa uwi sa kanyang bahay. Lolo, Lolo, I want to see Lolo already. Wika naman ni Lucas isang tabi. Hindi na siya pinansin ni Poppy dahil abala ito sa pagsagot ng mga emails. Nagsimula na kasing trabaho niya bilang tagapagmana. At meron din siyang nais na buksang negosyo sa bansa. May laruan si Lucas na hindi sinasadyang lumipad. Saktong lumipad ito sa direksyon ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na polo at dark jeans. Naka-shades din ito at may bitbit na isang hand-carry luggage lamang. Ibinaba ni Javier ang telepono at napansing merong laruan na lumipad sa kanyang direksyon. Pinulit niya iyon at kinuha. At nilingon ang kanyang tabi kung saan may isang bata na nakalapit sa kanya. That's mine! I'm sorry it flew on you! Wika ng isang cute na lalaking bata. Natigilan si Javier na makita niya nang malapitan ang batang lalaki. Animoy na nanalamin kasi siya ng mga sandaling yon. Is this yours? Tanong ni Javier. Tumango ang bata. Yes, that's my toy. Can I have it now, please? Magalang na pakiusap pa ng bata. Tumango naman si Javier at saka inabot na sa batang lalaki ang laruan nito. Napansin din niya may American accent ang bata kaya marahil ay lumaki ito sa Amerika. Biglang nakaramdam ng kaba si Javier. Nalingat si Poppy at napansing wala si Lucas sa kanyang tabi. Bisin naman ang yaya ni Lucas sa panonood ng K-drama sa telepono nito. My God, yaya! If hindi ka umayos, I swear, I'm gonna fire you! Wika ni Poppy sa yaya ni Lucas. Pagkatapos ay napansin niya ang anak na nasa may hindi kalayuan at may kausap na lalaking nakatalikod. Agad na lumapit si Poppy sa direksyon ng mga ito. Lucas, come on! Malapit na si Manong, uuwi na tayo. Wika ni Poppy. Lalo lamang natigilan at lumakas ang kabog ng dibdib ni Javier nang kanyang makilala ang babaeng lumapit sa bata. Poppy? Pagtawag ni Javier. Natigilan si Poppy. Dahan-dahang napaangat ang tingin at halos matulala na lamang sa nakita. Mistulang binuhusan ng malamig na tubig ng kanyang nakita ang lalaking basta na lamang iniwan. 4 na taon na ang nakalilipas. Mommy? Siyang pagtawag naman ni Lucas. Napatingin si Javier kay Lucas at mas lalong nagulat nang marinig ang naging tawag nito kay Poppy. Pagkatapos ay napatingin itong muli kay Poppy. At bakas na bakas sa mga mata nito ang napakaraming katanungan. Go to your yaya. Bulong ni Poppy sa anak. Tumango lamang si Lucas at tumakbo na patungo sa direksyon ng kanyang yaya. Habang si Poppy naman ay halos hindi na makatingin ng diretso kay Javier. Sandali silang nabalot ng katahimikan pero ramdam ang namumuong tensyon sa pagitan ng dalawa. It's been 4 years.
pagbasag ni Javier sa katahimikan. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Poppy. Humihinga siya ng malalim. Alam niya hindi niya na maaari pang matakasan ang pagkakataong yun. Mahabang panahon na rin naman ang itinago niya. I have a lot of questions. God knows how much I yearn for you every day. Pagpapatuloy pa ni Javier. Naglakas loob ang tumingin ng diretso si Poppy sa binata. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Let's meet tomorrow. If you still have the same number, I'll message you the details. Yes, of course. Tugon naman ni Javier. Tumango naman si Poppy at napalingon sa direksyon ng anak, kung saan naroon ang kanilang sundo. Tumalikod na si Poppy pero bago pa siya makalakad, ay hinawakan na ni Javier ang kanyang kamay. I missed you. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Poppy. Para bang nagising na lamang bigla ang natutulog niyang puso. Walang panama ang napakahaba na 4 na taon, pati na ang milyang-milyang pagitan nilang dalawa ni Javier. Dahil ramdam ni Poppy na kahit pa hanggang ngayon ay hindi nagbago ang nararamdaman niya para sa binata. Pero binitawan ni Poppy ang kamay ni Javier at tipid ng umiti lamang. Saka ito tuluyang lumayo at sumakay sa kotse upang umuwi naman sa kanyang ama. Naiwan si Javier na tinanaw ang kotse ni na Poppy at nakatingin sa kanyang kamay na iyon pinanghawak sa dalaga. Hindi pa rin makapaniwala si Javier na makalipas ang 4 na taon at sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw ay makikita niyang muli si Poppy. Dahil sa pagod sa biyahe ay nakatulog na rin si Lucas. Pagkauwing pagkauwi nga nila ay excited at masayang kumain lamang si Lucas kasama ang kanyang lolo Gilbert. Spoiled naman kasi si Lucas dahil handang-handa na ang kwarto nito na talagang pinuno pa ng mga gamit at kung ano-ano mang laruan ng kanyang lolo. Masaya naman si Poppy dahil kahit papaano ay magkasama na ang kanyang ama at anak. Kaya naman na makatulog si Lucas ay silang dalawang mag-ama naman ang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Ngayon na lang tayo ulit makakapag-ice cream. Weekend ni Gilbert habang nagsasali ng ice cream. Ngumiti si Poppy at umupo sa tabi ng ama. Kinuha naman niya ang ice cream na iniabot sa kanya ni Gilbert. How's everything, anak? Tanong ni Gilbert kay Poppy. Everything's fine, Dad. I'm all healed. And I'm finally ready to face the truth. Are you sure? Tumango si Poppy. I already did. Kanina. Bahagya namang nagulat si Gilbert doon. Would you believe it, Dad? Of all the people na pwede ko makita sa airport, si Javier pa talaga? He saw Lucas. And I figured baka nakalata na siya. So sabi ko, we'll meet tomorrow and we'll talk things through. I think I've had enough time now to prepare for this. I already knew this day would come. Hinawakan ni Gilbert ang kamay ng kanyang anak. I am so proud of how far you've come, anak. And I'm so proud of the mother you have become. Lucas is so lucky to have you. Naluha naman si Poppy sa narinig niya mula sa kanyang ama. At napayakap na rin siya rito. Thanks, Dad. Whatever happens, I'm here. And I'm sure Javier will understand. He's a nice man. He never gave up on you. Do you think so? Tanong naman ni Poppy. Nagkibit-balikat naman si Gilbert. I think he waited for you, anak. And I can feel that you still love him too. So tomorrow, when you talk about everything, talk about your feelings as well. Lucas deserves a family. Naon na si Javier sa restaurant ng pagkakakitaan nilang dalawa ni Poppy. Tensyonado at kabado pa rin siya dahil ngayon na lamang niya makakaharap muli si Poppy. Hindi nga niya alam kung paano umakto ng maayos. Nakakailang palit pa siya ng damit, lagay ng pabango at kung ano-ano pa bago makarating dito. Pero higit sa lahat, mas kinakabahan siya ukol sa mga maririnig mula kay Poppy. Ramdam niya na ang siyang ama ng batang kasama ni Poppy. Dahil hindi naman siguro siya yayayain ni Poppy na makipagkita kung hindi ito ang dahilan. Pero nais din sana ni Javier na mapag-usapan nilang dalawa ni Poppy ang tungkol sa kanilang dalawa. Lalo na't napakatagal na rin ang 4 na taon. I'm sorry I'm late. The traffic was hell.
Wika ni Poppy na makarating siya sa restaurant. Tumayo pa si Javier at inalalayan si Poppy sa pagkakaupo. Thanks. Awkward na ani ni Poppy nang siya'y makaupo. Halata ang awkwardness sa pagitan ng dalawa. Mistula bang hindi alam kung papaano lalapit at kakapit sa isa't isa? Shall we order first? Tanong ni Poppy. Tumango naman si Javier at hinayaan na si Poppy na tumawag sa waiter. Inilista lamang nila ang kanilang mga order. Nang makuha na ito ng waiter ay umalis na rin ito. Naiwan si Poppy at Javier na hindi makatingin sa isa't isa at halos hindi pa mahanap ang mga salitang sasabihin. So, si Poppy nang wumasag sa katahimikan. Nais muna sana niyang dahan-dahanin ang lahat bago niya isiwalat ang katotohanan sa pagkatao ni Lucas. How's life? It's been what? 4 years? I'm sure a lot has happened within those 4 years. Life's been good. Officially nag-retire na si Dad from the family business. I took over his position as the CEO. At ako nang nag-handle ng lahat. I just came from Qatar for a business deal kaya rin ako nasa airport kahapon. Stressful pero na-handle naman. Tumangu-tangu si Poppy. How about you? How's life? Makahulog ang tanong ni Javier. Well, life's good as well. I was in Atlanta for the past 4 years. Opened up a flower shop there. Eventually had to close it then kasi uwi na kami ng Pilipinas. I had Lucas. And he's the greatest joy of my life. Abad he is. He's your son after all. Tumitig na ng diretso si Javier kay Poppy. Itatanong na sana niya kay Poppy ang katauhan ni Lucas. Nang dumating na nga ang kanilang mga order, nang makompleto ang mga order nila sa mesa, ay wala ni isa sa kanilang gumalaw ng mga pagkain. Muli silang nabalot ng katahimikan. You left. Natigilan si Poppy. I did. I'm really sorry for the pain, Poppy. Kung iniisip mo pa rin na I took advantage of you, then please know that I really did not. I swear to God, what I felt was real. I know. Pagputol ni Poppy kay Javier. And I'm sorry too, Javier. Masyado ako naging matagas at makasarili. Hindi ko malang pinakinggan ang explanation mo. I should have listened to you first. No, you shouldn't blame yourself. I should have tried harder. You've tried enough. Siguro, masyado lang ako naguluhan sa lahat. To the point that I wanted to escape. Nagkaayos na rin kami ni Dad and I figured I needed a fresh start. That's why I left. And you went to the States? Tumango si Poppy. And then I had Lucas. Admittedly, it was hard. Ang hirap magpalaki ng bata na mag-isa. Sure, I had a yaya. I had friends who helped me raise him. I had Dad, who visited us every chance he could get. Pero mahirap pa rin. Mahirap magpalaki ng bata ng walang ama. Nagkatitigan si Javier. At mistula bang nangungusap ang kanilang mga mata. Alam na ni Javier ang sagot sa kanyang napakalaking katanungan. Mahirap dahil wala ka. Wika ni Poppy at tumulo na nga ang luhang kanina pa niyang pinipigilan. Tumayo si Javier at lumapit sa direksyon ni Poppy. Pinunasan ang luha nito at saka ito niyakap. Makalipas ang 4 na taon, para bang nakaramdam ng kakaibang ginawa si Poppy nang kanyang idukdok ang mukha sa dibdib ni Javier. Habang yakap-yakap siya nito, ay wari bang nakauwi na siya sa kanyang tahanan? Hindi naman umimik si Javier habang patuloy naman sa pag-ago sa mga luha ni Poppy. Wala sa sariling napaluhan na rin si Javier habang lalo humihigpit ang yakap sa babaeng kanyang pinakamamahal. And I'm here now. You don't have to go through all of that alone again. Bulong ni Javier kay Poppy. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang pisngi, pinunasan ng mga luha at saka nginitian. I'm sorry for hiding. Shh, it's all over now. I'm sorry for causing you too much pain. Kung sa tingin mo planado ang lahat doon, then you're wrong. I never planned to fall in love either.
but I did. Falling in love with you was the best decision I made. Javier, seryoso ako. If you let me, gusto kong maging parte ulit ng buhay mo. Hindi lang bilang ama ni Lucas. I want to be with you again. We have waited long enough. Tumango si Poppy at hindi na kailangan ng napakahabang usapan at paliwanagan. Dahil sigurado naman ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Ipinagdikit ni Javier at Poppy ang kanilang mga noo at kapwa silang nakapikit. Tanging mga tibok ng puso lamang ang naririnig at mga init ng hininga ang nararamdaman. Pinanood ni Poppy si Lucas at si Javier na naglalaro sa kanilang garden habang siya ay abala sa pagdedesign ng mga bagong damit. 6 na buwan na mula nung ikasal silang dalawa ni Javier. Nakalipat na rin sila ng bahay at naging smooth sailing na ang lahat simula noon. Hindi naging mahirap ang pagpapaliwanag nila kay Lucas ukol sa tunay na katauhan ni Javier. Naging kasama rin kasi si Gilbert sa pagpapaliwanag at agad na tinanggap ng bata ang totoo. Simula noon ay todo bawi na si Javier sa lahat. Na-enroll na rin si Lucas sa International School sa Maynila. Halos araw-araw kung mag-bonding ang mag-ama. Ngayon nga ay naglalaro sila ng soccer sa napakalawak nilang bakuran. Sumali rin kasi si Lucas sa soccer team. At saktong si Javier naman ay dati ring soccer player noong kanyang kabataan. Hiningi na rin ni Javier ang kamay ni Poppy kay Gilbert. Nakakatawang ang isipin dahil kung tutuusin, arranged marriage lang talagang napagkasundoan nila noon. Pero sino nga namang mag-aakala na sa totoong kasalan ay may dalisay na pagmamahalan din sila mauuwi. Nagpakasal si na Poppy at Javier sa isang maliit at pribadong seremonya na tanging pamilya at pinakamatalik na kaibigan lamang ang imbitado. Hindi na sila naghangad pa ng ingrande at magarbong kasal dahil ang nais lamang nila ay opisyal ng itakda ang habang buhay nilang pagsasama. Hindi rin muna lumipat si Gilbert sa Estados Unidos gaya ng unang plano dahil gusto muna niyang masiguro na ayos na talaga si Poppy at tuluyan na itong maka-adjust sa bagong buhay bilang mag-asawa. May bahay at tagapagmana ng kanyang mga negosyo. Bagaman hindi na itinuloy ang pagmamodelo, nag-venture na lamang si Poppy sa ibang negosyo. Nagtayo siya ng isang butikong saan sinikap niyang gumawa ng mga designs para dito. Sa isang banda, kahit papaano ay na-enjoy naman niya ang kanyang ginagawa. Oh, pagod na kayo. Tanong ni Poppy sa kanyang mag-ama nang lumapit ang mga ito sa kanya. Hingal na hingal pa pero natawa na lamang si Poppy nang ibuhos pa ng mag-ama ang bote ng tubig sa kanilang mga ulo. Nako, mga loko-loko talaga kayo minsan. Natatawang wika pa ni Poppy. We're not loko-loko, mommy. It's soccer. We're soccer players, that's why. You wouldn't know that because you're not an athlete. Kibit-balikat na wika naman ni Lucas. Napataas ang kilay si Poppy. Aba, dati kaya akong tennis player. Ano? Ikaw, Javier, kung ano-ano talagang tinuturo mo sa anak natin. I'm just joking, Mom. Nahihiyang sambit pa ni Lucas. Nako, kung hindi lang talaga kita, baby. Sambit pa ni Poppy. At tinalikan pa ang pisngi ni Lucas. Ako, walang kiss. Singit naman ni Javier. Bakit, baby, bakit ah? Mataray, ngunit pabirong tugon naman ni Poppy. Ah, ganyan ka ah. Wika ni Javier sabay kilite sa tagiliran ni Poppy. Lucas, tickle attack kay mommy! Bulalas ni Javier. Agad naman siyang sinunod ng kanyang anak. At halos mamilipat na lamang sa kakatawa si Poppy dahil sa kalukohan ng kanyang mag-ama. Ito ang mga panahon na kanyang pinapangarap. Mabuti na lamang talaga at nagkaroon siya ng lakas ng loob na lisanin ang buhay sa Amerika, bumalik sa Pilipinas at harapin ang katotohanan. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng family dinner. Monthly ito at talagang sinusulit nila ang mga pagkakataon bago umalis si Gilbert patungo Amerika. Nagpaplano rin ang mga magulang ni Javier na bumalik sa Espanya at doon na magretiro. Habang dinner ay abala sa pagpapalitan ng tinginan sina Poppy at Javier. Kinunsyaba na rin kasi nila si Lucas para sa kanilang sorpresa sa kanilang mga magulang. Ay, it's so nice to have family dinners like this. Akalain mo nga naman talaga, kompadre. Who would have thought that after all those chaos, ay dito rin tayo mapupunta? In love kasi ang anak mo sa anak ko. Natatawang wika naman ni Gilbert. Natawa naman si Javier. I mean, that's true.
Nakangiting wika niya sabay hawak sa kamay ni Poppy. Maya-maya pa ay sinenyesa na ni Javier si Lucas na sabihin ang magandang balita sa lahat. Tumangu-tangu naman si Lucas at tumayo pa sa kanyang kinauupuan. Oh, apo, be careful. You might fall. I'm going to be a big brother. Natigilan ang mga matatanda sa pagkain ng dessert nang marinig ang sinabi ng kanilang apo. Nagkatinginan naman si Javier at Poppy at halos matawa sa naging reaksyon ng kanilang mga magulang. Huh? I'm going to be a kuya. Nakangiti at excited na pag-uulit ni Lucas. Nang mapagtanto na ang ibig sabihin ng bata ay halos mapalakpak naman ang ina ni Javier at natawa ng malakas sina Wilfredo at Gilbert. Kumpadre, magiging lolo na naman tayo! Masayang wika naman ni Wilfredo, nagyakapan pa ang dalawa. Dahil sino namang mag-aakala na mula sa magiging matalik na magkaibigan hanggang sa pagiging business partners ay magiging magbalae pa sila at kapwa lolo sa kanilang mga magiging apo. I'm pregnant. Masayang anunsyo ni Poppy. Niyakap muna siya nila Alfredo at Griselda bago siya yakapin ng kanyang ama at halikan sa noo. I am so proud of you, anak. Kinamayan din ni Gilbert si Javier at saka ito ni Yakap. I am so proud of you too. Hindi na natigil sa pag-uusap ang mga matatanda ukol sa magiging gender ng bagong baby. Nagkatinginan na lamang sina Poppy at Javier habang yakap-yakap ang isa't isa. I love this life. Gumiti si Poppy at hinalikan ang asawa. Bago simula na naman para sa kanilang munting pamilya. At siguradong ang buhay na magkakasama sila ang nag-iisang tiyak sa libo-libong duda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!